kapuso, ang alahas na bibilin dapat kikilatisin. Dahil minsan ang bakalotanso nagpapanggap na ginto at may alaherang manluloko na humahalo sa lehitimong negosyo. Ready ka na ba, Rumampa? Feel na feel mo bang ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Pwes, lagyan din ang anghang ang galaw ng katawan. Achieve na achieve. Perfect na sana. Ang tanong, tunay ba yung borloloy na nasa inyong katawan? Pak! Mahilig pumustura ang itatago natin sa pangalang Juliet. Kahit nasa loob ng bahay, kompleto ang suot niyang bling-bling sa katawan. Ikaw na! Ang mga naidudulot sa akin ng mga alas pagka bumibili ako, masaya po yung pakiramdam. Siyempre pagka pinagagamit ka, halimbawa may parties. Isang araw, tila naakit daw siya ng kinang ng isang tindahan sa lungsod ng Maynila. Yung earrings na pinesyo nila sa akin ng 6,500, binigay agad sa kalahati ng tawad ko, binigay agad ng 3,000. So nag-isip ako ngayon ng iba pa, sabi ko, bigyan nyo pa ako ng discount, sabi ko. Sabi nila, sige, 2,500, sabi ko, 2,000. Binigay naman din kaagad. Sabi ko, mura nga dito, mura nga. Kaya naman, bili dito, bili doon, ang naging drama niya. Lahat ng sinasabi nila dun sa maalahas na pinapakita nila, 18K Saudi gold. Meron din ata sila pinakita sa akin na Italy naman. Merong set ng earrings, quintas, saka sing-sing, meron din bracelet. Nagkakahalaga po yun lahat ng 22,500. Pero, laking gulat ni Juliet dahil ang nabiling alahas, hindi ginto, hindi tanso, at hindi pilak. Pak! Mumurahing stainless steel pala na karaniwang material sa mga gamit pang kusina. Nasilaw rin daw sa inakalang ginto si Jenny, hindi niya rin tunay na pangalan. Pero ang minsang nangarap ng ginto, natanso. Sa pinasuri ko yung quintas, hindi siya 18K, hindi rin siya Saudi gold, at commercial lang siya, hindi siya standard. Meaning to say, hindi daw yun, do pwede mo siya, may value siya, pero mababa na. So hindi aabot ng kalahati ng presyo na kung bibilhin mo yung alahas na yun. Dahil sa natuklas ang panggogoyo, tinangka niyang ibalik ang nabiling alahas. Pero sa halip na ibalik ang bayad, tumanggiraw ang tindahan na ibalik ang pera niya. Patay! Hindi naman biro yung pera na ibinili mo, pinagpaguran mo yun, marami pang mauulit at marami na sigurado kami na marami na silang naloko doon. Sa sobrang bilis ng mga kamay nila at talas ng mga bibig nila kung paano sila mang engganyo ng tao, sasabihin gold yung binibenta nila pero hindi naman. Nakarating sa sumbungan ng bayan ang totoong reklamo ni na Juliet at Jenny. Sa aming pag-iimbestiga, hindi na pala bago ang reklamong ito ng dalawa. Isang dating tindera kasi ang kusang nagsiwalat sa amin ang modus ng ilang mapagsamantalang alahero at alahera sa Maynila. Minsan nakakonsensya siya pag alam namin na mahirap talaga yung bumibili. Ngayong huli, nasanay na po. Nasanay na? Nasanay na po kami sa trabaho doon. Maging kami, tila nasilaw sa kinang ng mga inireklamong tindahan. Dahil nang simula namin ang pagmamanman, makatululaway pala talaga ang mga alok nila sa mga mamimili. Mega sale, super sale, clearance sale, wow! Nandito na yata lahat ng klase ng sale. Sang ka pa? Budget ng customer, mga 10,000. Tapos yung bracelet na napili ng customer, hindi kaya sa 10. Papalitan nyo ng mas magaan. Yung kaya sa 10. Yung mas tutubo pa ng mas malaki. Kapansin-pansing maraming suki ang nawiwili. Mabenta, anumang uri ng kanilang paninda. Yung nabili nilang commercial, nalaman nila na hindi nasasangla. Ibabalik nila yun. Ang ginagawa po namin, pero ang humahara po yung boss namin, ginagawa nila isaswap nila sa 18K. Kung magkano yung bili nila doon sa commercial, yun yung ililess nila sa standard. Pero yung price ng standard, doble po.
Pinasok na nga ng asset ang isa sa mga inireklamong pwesto. Kung gusto mo lalawa naman, 5,000 lang, yes, lalawa. Ganun din, 2,500 mo rin yan. Sa tindera, ang sabi nila, dahil ito ay 3,500 daw, ito ay 18K. So 18 karat ito. Ang karat saan lang yan? 2,000? Saan lang? Sa halagang 2,000 piso nakabili umano ng hikawang aset na may 18 karat, 2-tone gold o magkahalong elemento ng dilaw at puting uri ng ginto, sosyal. Sinubukan namin itong 100 para subukin kung tunay ang nabili naming gintong hikaw. Tulad ng inaasahan, pati kami natangso. Pak! Lalo itong bumaba, ang halahas ay nagkakahalaga lamang ng 800 ang value at 14K lang ito. Sa isa pang hiwalay na pagsusuri, malinaw na huwag ang iba pang alahas na ibinibenta sa mga inireklamong pwesto. Ito, tingin ko dito. Ito deep ring. Testing din natin. Ayan. Itatabi natin yung sample na tunay na ginto. Ayan. Ngayon, i-close up mo ngayon kung anong mangyayari. Pag pinataka natin ang aksido, nakita mo yung isa? Wala. Naglahong parang bula. But the 14K stays, yung isa mo, nawala. Yung stainless steel yan, steel yan bakal na... na hindi kinakalawang, di ba? Ganun lang naman yan eh. Pero yung iba talaga yung white gold. Ang white gold, ginto yan eh. At napakamahal ng halaga. 1,800 pesos per gram ng gold yan. Ang stainless, baka 30 pesos ang kilo. At sa kabila ng mura nitong presyo, wala umano itong halaga na tulad ng pinapangarap na ginto. O Diyos ko! Ang reklamo ni na Juliet at Jenny formal na isinampa sa tanggapan ng Manila Police District o MPD. Meron tayong kaukulang batas yan. Ang ibig ko sabihin sa kaukulang batas, panloloko. Ang tawag sa Ingles, swindling. Ang tawag sa Espanyol, estafa. Isang entrapment operation ang pinagplanuan ng grupo. Pagkabili, huhulihin. 2 tauhan ng pulisya ang magsisilbing mata bago isagawa ang paglusob sa target area. Susunod, mga alahero at alahera, sabit sa malaking problema. Ang problema ng illegal... Sa gitna ng mga lehitimong negosyo ng mga alahas sa Binondo, may nakikihalong manggagansyo, pero bilang na ang mga araw nito. Nagsampan ng formal na reklamo ang mga umano'y biktima ng panluloko ng ilang alahero at alahera sa lungsod ng Maynila. Kaya't ang mga otoridad magsasagawa ng entrapment operation para mahuli sa akto ang ilang inirereklamo. Unang pumasok sa target area ang mga police asset ng Manila Police District o MPD. Kasama kaming nakiusyoso sa mga presyo ng alahas na ibinibenta rito. Sa unang pwesto, positibong nakabili ang kasama naming asset ng Manoy Sing Sing na ginto. Ang nagtitinda rito, pinigyan pa kami ng resibo. Mamahaling hikaw naman ang sunod naming nabili sa sunod na pwesto. At sa isa pang tindahan, kwintas at pulseras naman ang nabili ng aming kasamahan. Pero ang hindi alam ng mga alahero at alahera, kaharap na nila ang mga operatiba. Kaya't matapos makabili ng mga umano'y mamahaling ginto, go for gold! Saka naman sumugod ang isa pang grupo ng mga operatiba kasama ang investigador. Nang balikan namin ang mga pwestong aming napagbilhan. Todo depensa ang mga tauhan ng iba't ibang tindahan. Polis kami, peke binibenta nyo. Peke yan.
ang binibenta nyo? Ayan o. Pakita yan. Sandali lang. Huwag kang ano dyan, ha? Hindi po rin kayo lang ito. Kaya po na. Huwag na rin mo magreklamo kasi. Magreklamo ka kung gusto mo. Nagluloko kayo ng mga tao. Sandali lang. Mabali. Sige na. Sige po. Sige. Pansin mo. Hindi na mayali. Dahil daw hindi kagad nakipagtulungan sa mga otoridad ang mga inimbitahan sa kanilang tanggapan, kaya ay napilitan ng mga operatibang kusasan ang ilan sa kanila. Binalikan naman ang isa sa mga nagre-reklamong si Juliet ang tindahang nagbenta umano sa kanya ng peking gintong alahas. Dito ka, dito. Tama ka na dito. Alam ko yung siya. Sir, kung ano yung sir, sir. Mamaya na tumawa. Sama ka muna. Alam ko, hindi sabihin mo. Dahil sa reklamo, kasamang inimbitahan ang may-ari ng nasabing pwesto. Tama ka muna. May tao dyan, iwanan namin tao dyan. Ano lang kailangan. Pati ang tindahan nagbenta raw kay Jenny, hindi nakaligtaan bisitahin. May reklamo sa inyo yung customer nyo, ha? Iniimbitahan mo kayo sa opisina namin, mga umis kami, ha? Matatandaang tumanggi raw ang mga tauhan nitong ibalik ang perang ibinayad niya. Reyes, pati ang iba pang pwesto sa lugar, hindi pinalagpas ng mga operatiba. Pick to pick. Sabi mo, white gold, tsaka yellow gold. Ha, Saudi? Ha? Stainless steel to. Stainless steel. Ha? Inimbitahan ng mga sangkot kumano sa pagbibenta ng huwag na alahas sa tangtama ng pulisya. Sa tanggapan ng General Assignment Section o GAS, idiniretso ang mga inimbitahang tindera. Karamihan daw sa kanila, hindi marunong magsalita ng wikang Pilipino. Alam nila mag-Tagalog, nasasabi nga nila, suki tayo ate, 18 karat Saudi gold standard. Pero binibenta mo commercial, tubog. Alam mo yan, you know how to speak English, di ba? You know how to speak Tagalog, kaya lang ay mo lang ang bibig. Pero nanatiling tikom ang kanilang bibig at hindi na nagbigay ng anumang pahayag. Sa isang banda naman, nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap sina Jenny at ang may-ari ng tindahan kanyang inireklamo. Mabilis yung mga kamay, sobrang bilis. Pinagpapalit nila yung mga items. Sasabihin yun yun. Kasi nakalagay na yung pendant dun eh. Pero hindi yun. Actually, hindi yun yun. Napagkasunduan sa uli na ibalik na lamang ang perang ipinambayad niya. Pero desidido raw siyang ituloy pa rin ang kaso. Article 315 po in relation to Article 316. Ang pinaka-penalty po rito, 1 taon hangang 3 taon. Kapansin-pansin naman na sa lugar kung saan nakapwesto ang mga tindahan, may kalapit na tanggapan ng pulisya. Aminado ang mga tauhan dito na may ilang reklamo mula sa mga mamimiling natanso. Sinisikap daw nilang tugunan ang problemang ito sa abot ng kanilang makakaya. Pagka nagreklamo naman dito, sinasamahan namin, pinapalitan din. Ngayon lang sa suggestion namin minsan, magreklamo na sila sa DTI. Ang sarap sanang pakinggan mga sir. Matagal na pala itong problema pero bakit mukhang hanggang ngayon marami pa rin ang nabibiktima? Katunayan na abutan pa namin ang isang nagre-reklamong customer dahil sa peking alahas na umano'y nabili niya. 3,300 and ano? Peking po. Peking, no value. Kaya't sinamahan namin sila sa tindahan kung saan niya umano itong nabili. Pero laking gulat namin dahil ang pwestong kanyang inireklamo, tindahan na inireklamo na rin nung una kaming lumusog dito. Parang tinatawag na deja vu. Napagkasunduan na lamang na ibalik ang pera ng kawawang mamimili. Hindi lahat na makina ang totoong ginto. Minsan, nalilin lang tayo ng ating nakikita. Kaya't huwag sana itong maging palusot ng ibang mapagsamantala. Dahil masamang humagupit ang karma sa mga negosyanteng walang konsensya.
Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manluloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador. Mga kapuso, ang alas na bibig. Feel na feel mo bang ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Pwes, lagyan din ang anghang ang galaw ng katawan. Achieve na achieve! Perfecte na sana! Ang tanong, tunay ba yung borloloy na nasa inyong katawan? Pak! Mahilig pumustura ang itatago natin sa pangalang Juliet. Kahit nasa loob ng bahay, kompleto ang suot niyang bling-bling sa katawan. Ikaw na! Ang mga naidudulot sa akin ng mga alas pagka bumibili ako, masaya po yung pakiramdam. Siyempre pagka may nagagamit ka, halimbawa may parties. Isang araw, tila naakit daw siya ng kinang ng isang tindahan sa lungsod ng Maynila. Yung earrings na pinenesyon nila sa akin ng 6,500, binigay agad sa kalahati ng tawad ko, binigay agad ng 3,000. So nag-isip ako ngayon ng iba pa, sabi ko, bigyan niyo pa ako ng discount, sabi ko. Sabi nila, sige, 2,500. Sabi ko, 2,000. Binigay naman din kaagad. Sabi ko, mura nga dito, mura nga. Kaya naman, bili dito, bili doon, ang naging drama niya. Lahat ng sinasabi nila dun sa maalahas na pinapakita nila, 18,000 Saudi gold. Meron din ata sila pinakita sa akin na Italy naman. Merong set ng earrings, quintas, saka sing-sing, meron din bracelet. Nagkakahalaga po yun lahat ng 22,500. Pero, laking gulat ni Juliet dahil ang nabiling alahas, hindi ginto, hindi tanso, at hindi pilak. Pak! Mumurahing stainless steel pala na karaniwang material sa mga gamit pang kusina. Nasilaw rin daw sa inakalang ginto si Jenny, hindi niya rin tunay na pangalan. Pero ang minsang nangarap ng ginto, natanso. Sa pinasuri ko yung kwintas, hindi siya 18,000, hindi rin siya Saudi gold, at commercial lang siya, hindi siya standard. Meaning to say, hindi daw yun, do pwede mo siya, may value siya, pero mababa na. So hindi aabot ng kalahati ng presyo na kung bibilhin mo yung alahas na yun. Dahil sa natuklasang panggogoyo, tinangka niyang ibalik ang nabiling alahas. Pero sa halip na ibalik ang bayad, tumanggiraw ang tindahan na ibalik ang pera niya. Patay! Kamay nila at talas ng mga bibig nila kung paano sila mang engganyo ng tao sasabihin gold yung binibenta nila pero hindi naman. Nakarating sa sumbungan ng bayan ang totoong reklamo ni na Juliet at Jenny. Sa aming pag-iimbestiga, hindi na pala bago ang reklamong ito ng dalawa. Isang dating tindera kasi ang kusang nagsiwalat sa amin ang modus ng ilang mapagsamantalang alahero at alahera sa Maynila. Minsan nakakonsen siya pag alam namin na mahirap talaga yung bumibili. Ngayong huli, nasanay na po. Nasanay na? Nasanay na po kami sa trabaho doon. Maging kami, tila nasilaw sa kinang ng mga inireklamong tindahan. Dahil nang simula namin ang pagmamanman, makatululaway pala talaga ang mga alok nila sa mga mamimili. Mega sale, super sale, clearance sale. Wow! Nandito na yata lahat ng klase ng sale. Sang ka pa? Budget ng customer, mga 10,000. Tapos yung bracelet na napili ng customer, hindi kaya sa 10. Papalitan nyo ng mas magaan yung kaya sa 10. Yung mas tutubo pa ng mas malaki. Kapansin-pansing maraming suki ang nawiwili. Mabenta-mabenta, anumang uri ng kanilang paninda. Yung nabili nilang commercial, nalaman nila na hindi nasasangla. Ibabalik nila yun. Ang ginagawa po namin,
Pero ang mara po, yung boss namin, ginagawa nila ano, isa-swap nila sa 18K. Kung magkano yung bili nila doon sa commercial, yun yung ililess nila sa standard. Pero yung price ng standard, doble po. Pinasok na nga ng asset ang isa sa mga inireklamong pwesto. Kung gusto mo, lalawa naman, 5,000 plus, yes, lalawa. Bali, isa din. Ganun din, 2,500 mo rin yan eh. Sa tindera, ang sabi nila, dahil ito ay 3,500 daw, ito ay 18K. So, 18 karat ito. Ang karat saan lang yan? 2,000? 2,000 la? Sa halagang 2,000 piso nakabili umano ng hikawang asset na may 18 karat, 2-tone gold o magkahalong elemento ng dilaw at puting uri ng ginto, sosyal. Sinubukan namin itong 100 para subukin kung tunay ang nabili naming gintong hikaw. Tulad ng inaasahan, pati kami natangso. Pak! Lalo itong bumaba, ang halahas ay nagkakahalaga lamang ng 800 ang value at 14K lang ito. Sa isa pang hiwalay na pagsusuri, malinaw na huwag ang iba pang alahas na ibinibenta sa mga inireklamong pwesto. Ito, tingin ko dito. Ito deep ring. Testing din natin. Itatabi natin yung sample na tunay na ginto. Ayan. Ngayon, i-close up mo ngayon kung anong mangyayari. Pag pinataka natin ang acid, oh. Nakita mo yung isa? Wala. Naglahong parang bula. But the 14K stays, yung isa mo, nawala. Ang stainless steel yan. Steel yan, bakal, na hindi kinakalawang, di ba? Ganun lang naman yan eh. Pero yung iba talaga yung white gold. Ang white gold, ginto yan eh. At napakamahal ng halaga. 1,800 pesos per gram ng gold yan. Ang stainless, baka 30 pesos ang kilo. At sa kabila ng mura nitong presyo, wala umano itong halaga na tulad ng pinapangarap na ginto. O Diyos ko! Ang reklamo ni na Juliet at Jenny formal na isinampa sa tanggapan ng Manila Police District o MPD. Meron tayong kaukulang batas yan. Ang ibig ko sabihin sa kaukulang batas, panloloko. Ang tawag sa English, swindling. Ang tawag sa Espanyol, estafa. Isang entrapment operation ang pinagplanuan ng grupo. Pagkabili, huhulihin. 2 tauhan ng pulisya ang magsisilbing mata bago isagawa ang paglusob sa target area. Susunod, mga alahero at alahera, sabit sa malaking problema. Ang problema ng illegal... Sa gitna ng mga lehitimong negosyo ng mga alahas sa Binondo, may nakikihalong manggagansyo, pero bilang na ang mga araw nito. Nagsampa ng formal na reklamo ang mga umano'y biktima ng panluloko ng ilang alahero at alahera sa lungsod ng Maynila. Kaya't ang mga otoridad magsasagawa ng entrapment operation para mahuli sa apto ang ilang inirereklamo. Unang pumasok sa target area ang mga police asset ng Manila Police District o MPD. Kasama kaming nakiusyoso sa mga presyo ng alahas na ibinebenta rito. Sa unang pwesto, positibong nakabili ang kasama naming asset ng Manoy Sing Sing na ginto. Ang nagtitinda rito, pinigyan pa kami ng resibo. Mamahaling hikaw naman ang sunod naming nabili sa sunod na pwesto. At sa isa pang tindahan, kwintas at pulseras naman ang nabili ng aming kasamahan. Pero ang hindi alam ng mga alahero at alahera, kaharap na nila ang mga operatiba. Kaya't matapos makabili ng mga umano'y mamahaling ginto, go for gold! Saka naman sumugod ang isa pang grupo ng mga operatiba kasama ang investigador. Alam ko yung ibig sabihin.
nang balikan namin ang mga pwestong aming napagbilhan. Ay, 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 todo depensa ang mga tauhan ng iba't ibang tindahan. Polis kami, peke binibenta nyo. Peke yung binibenta nyo. Ayan o. Pakita yan, sandali lang. Huwag kang ano dyan ha? Hindi po rin kailangan pa. Peke po na, tawag mo na po. Magreklamo ka kung gusto mo. Nagluluwa kayo ng mga tao. Sige na. Sige, pwede mo. Yan na may hali. Dahil daw hindi kagad nakipagtulungan sa mga otoridad ang mga inimbitahan sa kanilang tanggapan, kaya inapilitan ng mga operatibang kusasan ang ilan sa kanila. Binalikan naman ang isa sa mga nagre-reklamong si Juliet ang tindahang nagbenta umano sa kanya ng peking gintong alahas. Dahil sa reklamo, kasamang inimbitahan ang may-ari ng nasabing pwesto. Pati ang tindahang nagbenta raw kay Jenny hindi nakaligtahan bisitahin. May reklamo sa inyo yung customer nyo ha. Iniimbitahan mo kayo sa opisina namin, mga ulis kami ha. Matatandaang tumanggi raw ang mga tauhan nito, ibalik ang perang ibinayad niya. Reyes, pati ang iba pang pwesto sa lugar, hindi pinalagpas ng mga operatiba. Take to take, take. Sabi mo, white gold, tsaka yellow gold. Ha, Saudi? Ha? Stainless steel to. Stainless steel. Ha? Inimbitahan ng mga sangkot tumano sa pagbibenta ng huwag na alahas sa tanggapan ng pulisya. Sa tanggapan ng General Assignment Section o GAS, idiniretso ang mga inimbitahang tindera. Karamihan daw sa kanila, hindi marunong magsalita ng wikang Pilipino. Alam nila mag-Tagalog, nasasabi nga nila, suki tayo ate, 18 karat Saudi gold standard, pero binibenta mo commercial kayo, tubog. Alam niya, you know how to speak English, di ba? You know how to speak Tagalog, kaya lang kaya mo lang ang meaning. Pero nanatiling tikomang kanilang bibig at hindi na nagbigay ng anumang pahayag. Sa isang banda naman, nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap sina Jenny at ang may-ari ng tindahan kanyang inireklamo. Mabilis yung mga kamay, sobrang bilis. Pinagpapalit nila yung mga items. Sasabihin yun yun. Kasi nakalagay yung pendant doon eh. Pero hindi yun. Actually, hindi yun yun. Napagkasunduan sa uli na ibalik na lamang ang perang ipinambayad niya. Pero desidido raw siyang ituloy pa rin ang kaso. Article 315 po in relation to Article 316. Ang pinaka-penalty po rito, 1 taon hanggang 3 taon. Kapansin-pansin naman na sa lugar kung saan nakapwesto ang mga tindahan, may kalapit na tanggapan ng pulisya. Aminado ang mga tauhan dito na may ilang reklamo mula sa mga mamimiling natanso. Sinisikap daw nilang tugunan ang problema ito sa abot ng kanilang makakaya. Pagka nagreklamo naman dito, sinasamahan namin. Pinapalitan din. Ngayon lang sa suggestion namin minsan, magreklamo na sila sa DTI. Ang sarap sanang pakinggan mga sir. Matagal na pala itong problema pero bakit mukhang hanggang ngayon marami pa rin ang nabibiktima? Katunayan na abutan pa namin ang isang nagre-reklamong customer dahil sa peking alahas na umano'y nabili niya. 3,300 and ano? Peki po. Peki, no value. Kaya't sinamahan namin sila sa tindahan kung saan niya umano ito nabili. Pero laking gulat namin dahil ang pwestong kanyang inireklamo, tindahan na inireklamo na rin nung una kaming lumusog dito. Parang tinatawag na deja vu. Napagkasunduan na lamang na ibalik ang pera ng kawawang mamimili. Hindi lahat na makina ang totoong ginto. Minsan, nalilin lang tayo ng ating nakikita. Kaya't huwag sana itong maging palusot ng ibang mapagsamantala.
dahil masamang humagupit ang karma sa mga negosyanteng walang konsensya. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manluloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador. Mga kapuso, ang alahas na bibilin dapat kikilatisin. Dahil minsan ang bakalo tanso nagpapanggap na ginto at may alaherang manluloko na humahalo sa lehitimong negosyo. Ready ka na ba, Romampa? Feel na feel mo bang ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Pwes, lagyan din ang anghang ang galaw ng katawan. Achieve na achieve! Perfecte na sana! Ang tanong, tunay ba yung borloloy na nasa inyong katawan? Pak! Mahilig pumustura ang itatago natin sa pangalang Juliet. Kahit nasa loob ng bahay, kompleto ang suot niyang bling-bling sa katawan. Ikaw na! Ang mga naidudulot sa akin ng mga alas pagka bumibili ako, masaya po yung pakiramdam. Siyempre pagka may nagagamit ka, halimbawa may parties. Isang araw, tila naakit daw siya ng kinang ng isang tindahan sa lungsod ng Maynila. Yung earrings na pinesyo nila sa akin ng 6,500, binigay agad sa kalahati ng tawad ko, binigay agad ng 3,000. So nag-isip ako ngayon ng iba pa, sabi ko, bigyan nyo pa ako ng discount, sabi ko. Sabi nila, sige, 2,500. Sabi ko, 2,000. Binigay naman din kaagad. So sabi ko, mura nga dito, mura nga. Kaya naman. Merong set ng earrings, kwintas, saka singsing, meron din bracelet. Nagkakahalaga po yun lahat ng 22,500. Pero, laking gulat ni Juliet dahil ang nabiling alahas, hindi ginto, hindi tanso, at hindi pilak. Pak! Mumurahing stainless steel pala na karaniwang material sa mga gamit pang kusina. Nasilaw rin daw sa inakalang ginto si Jenny, hindi niya rin tunay na pangalan. Pero ang minsang nangarap ng ginto, natanso. Sa pinasuri ko yung kwintas, hindi siya 18K, hindi rin siya Saudi gold, at commercial lang siya, hindi siya standard. Meaning to say, hindi daw yun, do pwede mo siya, may value siya, pero mababa na. So hindi aabot ng kalahati ng presyo na kung bibilhin mo yung alahas na yun. Dahil sa natuklasang panggogoyo, tinangka niyang ibalik ang nabiling alahas. Pero salip na ibalik ang bayad, tumanggiraw ang tindahan na ibalik ang pera niya. Patay! Hindi naman biro yung pera na ibinili mo, pinagpaguran mo yun. Marami pang mauulit at marami na, sigurado kami na marami na silang naloko doon. Sa sobrang bilis ng mga kamay nila at talas ng mga bibig nila kung paano sila mang engganyo ng tao, sasabihin gold yung binibenta nila pero hindi naman. Nakarating sa sumbungan ng bayan ang totoong reklamo ni na Juliet at Jenny. Sa aming pag-iimbestiga, hindi na pala bago ang reklamong ito ng dalawa. Isang dating tindera kasi ang kusang nagsiwalat sa amin ang modus ng ilang mapagsamantalang alahero at alahera sa Maynila. Minsan nakakonsensya pag alam namin na mahirap talaga yung bumibili. Ngayon muli, nasanay na po. Nasanay na? Nasanay na po kami sa trabaho doon. Maging kami, tila nasilaw sa kinang ng mga inireklamong tindahan. Dahil nang simula namin ang pagmamanman, makatululaway pala talaga ang mga alok nila sa mga mamimili. Mega sale, super sale, clearance sale, wow! Nandito na yata lahat ng klase ng sale. Saan ka pa? Budget ng customer, mga 10,000. Tapos yung bracelet na napili ng customer, hindi kaya sa 10. Papalitan nyo ng mas magaan yung kaya sa 10. Yung mas tutubo pa ng mas malaki. Na hindi nasasangla, ibabalik nila yun. Ang ginagawa po namin,
Pero ang humara po yung boss namin, ginagawa nila ano, isa-swap nila sa 18K. Kung magkano yung bili nila doon sa commercial, yun yung ililess nila sa standard. Pero yung price ng standard, doble po. Pinasok na nganing asset ang isa sa mga inireklamong pwesto. Kung gusto mo lalawa naman, 5,000 plus, yes, lalawa. Bali, isa dito. Ganun din, 2,500 mo rin yan eh. Sa tindera, ang sabi nila, dahil ito ay 3,500 daw, ito ay 18K. So, 18 karat ito. Ang karat saan lang yan? 2,000? Saan lang? Sa halagang 2,000 piso nakabili umano ng hikawang asset na may 18 karat, 2-tone gold o magkahalong elemento ng dilaw at puting uri ng ginto, sosyal. Sinubukan namin itong 100 para subukin kung tunay ang nabili naming gintong hikaw. Tulad ng inaasahan, pati kami natanso. Pak! Lalo itong bumaba, ang halahat ay nagkakahalaga lamang ng 800 ang value at 14K lang ito. Sa isa pang hiwalay na pagsusuri, malinaw na huwag ang iba pang alahas na ibinibenta sa mga inireklamong pwesto. Ito, tingin ko dito. Si deep ring. Testing din natin. Ayan. Itatabi natin yung sample na tunay na ginto. Ayan. Ito may isa? Wala. Naglahong parang bula. But the 14K stays, yung isa mo, nawala. Ang stainless steel yan. Steel yan, bakal, na hindi kinakalawang. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Pero yung iba talaga yung white gold. Ang white gold, ginto yan eh. At napakamahal ng halaga. 1,800 pesos per gram ng gold yan. Ang stainless, baka 30 pesos ang kilo. At sa kabila ng mura nitong presyo, wala umano itong halaga na tulad ng pinapangarap na ginto. Oh, Diyos ko! Ang reklamo ni na Juliet at Jenny Forman na isinampa sa tanggapan ng Manila Police District o MPD. Meron tayong kaukulang batas yan. Ang ibig ko sabihin sa kaukulang batas, panloloko. Ang tawag sa Ingles, swindling. Ang tawag sa Espanyol, estafa. Isang entrapment operation ang pinagplanuan ng grupo. Pagkabili, huhulihin. 2 tauhan ng pulisya ang magsisilbing mata bago isagawa ang paglusot sa target area. Susunod, mga alahero at alahera, sabit sa malaking problema. Ang problema ng illegal. Sa gitna ng mga lehitimong negosyo ng mga alahas sa Binondo, may nakikihalong manggagansyo. Pero bilang na ang mga araw nito. Nagsampan ng formal na reklamo ang mga umano'y biktima ng panluloko ng ilang alahero at alahera sa lungsod ng Maynila. Kaya't ang mga otoridad magsasagawa ng entrapment operation para mahuli sa akto ang ilang inirereklamo. Unang pumasok sa target area ang mga police asset ng Manila Police District o MPD. Kasama kaming nakiusyoso sa mga presyo ng alahas na ibinebenta rito. Sa unang pwesto, positibong nakabili ang kasama naming asset ng Manoy Sing Sing na ginto. Ang nagtitinda rito, pirigyan pa kami ng resibo. Mamahaling hikaw naman ang sunod naming nabili sa sunod na pwesto. At sa isa pang tindahan, kwintas at pulseras naman ang nabili ng aming kasamahan. Pero ang hindi alam ng mga alahero at alahera, kaharap na nila ang mga operatiba. Kaya't matapos makabili ng mga umano'y mamahaling ginto, go for gold! Saka naman sumubod ang isa pang grupo ng mga operatiba, kasama ang investigador. Tama ka lang ang sabi, Manila Police. Oo, sa Manila. Alam ko ibig sabihin. Nang
balikan namin ang mga pwestong aming napagbilhan. Todo depensa ang mga tauhan ng iba't ibang tindahan. Polis kami, peke binibenta nyo. Peke yung binibenta nyo. Ayan o. Pakitan yan, sandali lang. Huwag kang ano dyan, ha? Hindi po rin kailangan pa. Peke mo na, tawag mo na ako. Magreklamo kasi. Magreklamo ka kung gusto mo. Nagluloko kayo ng mga tao. Sandali lang, mamali. Huwag ko na. Sige, polis mo. Yan ang mayali. Dahil daw hindi kagad nakipagtulungan sa mga otoridad ang mga inimbitahan sa kanilang tanggapan, kaya ay napilitan ng mga operatibang kusasan ang ilan sa kanila. Binalikan naman ang isa sa mga nagre-reklamong si Juliet ang tindahang nagbenta umano sa kanya ng peking gintong alahas. Dito ka, dito. Tama ka na dito. Alam ko yung siya. Sir, kung ano yung cellphone, sir? Mamaya na tumawa. Sama ka muna. Alam ko, hindi sabihin mo. Dahil sa reklamo, kasamang inimbitahan ang may-ari ng nasabing pwesto. Tama ka na. May tao dyan, iwanan namin tao dyan. Pati ang tindahang nagbenta raw kay Jenny hindi nakaligtaan bisitahin. May reklamo sa inyo yung customer nyo, ha? Iniimbitahan mo kayo sa opisina namin, mga ulis kami, ha? Matatandaang tumanggi raw ang mga tauhan nitong ibalik ang perang ibinayad niya. Reyes, pati ang iba pang pwesto sa lugar, hindi pinalagpas ng mga operatiba. Pick, sabi mo, white gold, tsaka yellow gold. Ha, Saudi? Ha? Stainless steel to. Stainless steel. Ha? Inimbitahan ng mga sangkot tumano sa pagbibenta ng huwag na alahas sa tangtama ng pulisya. Sa tanggapan ng General Assignment Section o GAS, idiniretso ang mga inimbitahang tindera. Karamihan daw sa kanila, hindi marunong magsalita ng wikang Pilipino. Alam nila mag-Tagalog, nasasabi nga nila, suki tayo ate, 18 karat Saudi gold standard, pero binibenta mo commercial tubog. Alam niya, you know how to speak English, di ba? You know how to speak Tagalog, kaya lang kaya mo lang ang pero nanatiling tikom ang kanilang bibig at hindi na nagbigay ng anumang pahayag. Sa isang banda naman, nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap sina Jenny at ang may-ari ng tindahan kanyang inireklamo. Mabilis yung mga kamay, sobrang bilis. Pinagpapalit nila yung mga items. Sasabihin yun yun. Kasi nakalagay na yung pendant dun eh. Pero hindi yun. Actually, hindi yun yun. Napagkasunduan sa uli na ibalik na lamang ang perang ipinambayad niya. Pero desidido raw siyang ituloy pa rin ang kaso. Article 315 po in relation to Article 316. Ang pinaka-penalty po rito, 1 taon hangang 3 taon. Kapansin-pansin naman na sa lugar kung saan nakapwesto ang mga tindahan, may kalapit na tanggapan ng pulisya. Aminado ang mga tauhan dito na may ilang reklamo mula sa mga mamimiling natanso. Sinisikap daw nilang tugunan ang problema ito sa abot ng kanilang makakaya. Pagka nagreklamo naman dito, sinasamahan namin. Pinapalitan din. Ngayon ang sa suggestion namin minsan, magreklamo na sila sa DTI. Ang sarap sanang pakinggan mga sir. Matagal na pala itong problema pero bakit mukhang hanggang ngayon marami pa rin ang nabibiktima? Katunayan, naabutan pa namin ang isang nagre-reklamong customer dahil sa peking alahas na umano'y nabili niya. 3,300 and ano? Peki po. Peki, no value. Kaya't sinamahan namin sila sa tindahan kung saan niya umano ito nabili. Pero laking gulat namin dahil ang pwestong kanyang inireklamo, tindahan na inireklamo na rin nung una kaming lumusog dito. Parang tinatawag na deja vu. Napagkasunduan na lamang na ibalik ang pera ng kawawang mamimili. Hindi lahat na makina ang totoong ginto. Minsan, nalilin lang tayo ng ating nakikita. Kaya't huwag sana itong maging palusot ng ibang mapagsamantala.
dahil masamang humagupit ang karma sa mga negosyanteng walang konsensya. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manluloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador. Mga kapuso, ang alahas na bibilin dapat kikilatisin. Dahil minsan ang bakal o tanso nagpapanggap na ginto at may alaherang manluloko na humahalo sa lehitimong negosyo. Ready ka na ba, Rumampa? Feel na feel mo bang ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Pwes, lagyan din ang anghang ang galaw ng katawan. Achieve na achieve. Perfecte na sana. Ang tanong, tunay ba yung borloloy na nasa inyong katawan? Pak! Mahilig pumustura ang itatago natin sa pangalang Juliet. Kahit nasa loob ng bahay, kompleto ang suot niyang bling-bling sa katawan. Ikaw na! Ang mga naidudulot sa akin ng mga alas pagka bumibili ako, masaya po yung pakiramdam. Siyempre pagka may nagagamit ka, halimbawa may parties. Isang araw, tila naakit daw siya ng kinang ng isang tindahan sa lungsod ng Maynila. Yung earrings na pinesyo nila sa akin ng 6,500, binigay agad sa kalahati ng tawad ko, binigay agad ng 3,000. So nag-isip ako ngayon ng iba pa, sabi ko, bigyan nyo pa ako ng discount, sabi ko. Sabi nila, sige, 2,500, sabi ko, 2,000. Binigay naman din kaagad. Sabi ko, mura nga dito, mura nga. Kaya naman, bili dito, bili doon, ang naging drama niya. Lahat ng sinasabi nila dun sa maalahas na pinapakita nila, 18,000 Saudi gold. Meron din ata sila pinakita sa akin na Italy naman. Merong set ng earrings, quintas, saka sing-sing, meron din bracelet. Nagkakahalaga po yun lahat ng 22,500. Pero, laking gulat ni Juliet dahil ang nabiling alahas, hindi ginto, hindi tanso, at hindi pilak. Pak! Mumurahing stainless steel pala, na karaniwang material sa mga gamit pang kusina. Nasilaw rin daw sa inakalang ginto si Jenny, hindi niya rin tunay na pangalan. Pero ang minsang nangarap ng ginto, natanso. Sa pinasuri ko yung kwintas, hindi siya 18,000, hindi rin siya Saudi gold, at commercial lang siya, hindi siya standard. Meaning to say, hindi daw yun, do pwede mo siya, may value siya, pero mababa na. So hindi aabot ng kalahati ng presyo na kung bibilhin mo yung alahas na yun. Dahil sa natuklas ang panggogoyo, tinangka niyang ibalik ang nabiling alahas. Pero sa halip na ibalik ang bayad, tumanggiraw ang tindahan na ibalik ang pera niya. Patay! Hindi naman biro yung pera na ibinili mo, pinagpaguran mo yun, marami pang mauulit at marami na sigurado kami na marami na silang naloko doon. Sa sobrang bilis ng mga kamay nila at talas ng mga bibig nila kung paano sila mang engganyo ng tao, sasabihin gold yung binibenta nila pero hindi naman. Nakarating sa sumbungan ng bayan ang totoong reklamo ni na Juliet at Jenny. Sa aming pag-iimbestiga, hindi na pala bago ang reklamong ito ng dalawa. Isang dating tindera kasi ang kusang nagsiwalat sa amin ang modus ng ilang mapagsamantalang alahero at alahera sa Maynila. Minsan nakakonsensya pag alam namin na mahirap talaga yung bumibili. Ngayon muli, nasanay na po. Nasanay na? Nasanay na po kami sa trabaho doon. Maging kami, tila nasilaw sa kinang ng mga inireklamong tindahan. Dahil nang simula namin ang pagmamanman, makatululaway pala talaga ang mga alok nila sa mga mamimili. Mega sale, super sale, clearance sale. Wow! Nandito na yata lahat ng klase ng sale. Saan ka pa? Budget ng customer, mga 10,000. Tapos yung bracelet na napili ng customer, hindi kaya sa 10. Papalitan nyo ng mas magaan. Yung kaya sa 10. Yung mas tutubo pa ng mas malaki. Kapansin-pansing maraming suki ang nawiwili. Mabenta-mabenta, anumang uri ng kanilang paninda. Yung nabili nilang commercial, nalaman nila na hindi nasasangla. Ibabalik nila yun. Ang ginagawa po namin,
Pero ang humara po yung boss namin, ginagawa nila ano, isaswap nila sa 18K. Kung magkano yung bili nila doon sa commercial, yun yung inilest nila sa standard. Pero yung price ng standard, doble po. Pinasok na nganing asset ang isa sa mga inireklamong pwesto. Kung gusto mo lalawa naman, 5,000 lang. Yes, lalawa. Bali isa dito. Ganun din, 2,500 mo rin yan eh. Sa tindera, ang sabi nila, dahil ito ay 3,500 daw, ito ay 18K. So 18 karat ito. Ang karat saan lang yan? 2,000? Tanla? Sa halagang 2,000 piso nakabili umano ng hikawang asset na may 18 karat, 2-tone gold o magkahalong elemento ng dilaw at puting uri ng ginto, sosyal. Sinubukan namin itong 100 para subukin kung tunay ang nabili namin gintong hikaw. Tulad ng inaasahan, pati kami natangso. Pak! Lalo itong bumaba, ang halahas ay nagkakahalaga lamang ng 800 ang value at 14K lang ito. Sa isa pang hiwalay na pagsusuri, malinaw na huwan ang iba pang alahas na ibinebenta sa mga inirereklamong pwesto. Ito, tingin ko dito. Ito deep ring. Testing din natin. Ayan. Itatabi natin yung sample na tunay na ginto. Ayan. Ngayon, i-close up mo ngayon kung anong mangyayari. Pag pinataka natin ang aksido, nakita mo yung isa? Wala. Naglahong parang bula. But the 14K stays, yung isa mo, nawala. Ang stainless steel yan. Steel yan, bakal, na hindi kinakalawang. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Pero yung iba talaga yung white gold. Ang white gold, ginto yan eh. At napakamahal ng halaga. 1,800 pesos per gram ng gold yan. Ang stainless, baka 30 pesos ang kilo. At sa kabila ng mura nitong presyo, wala umano itong halaga na tulad ng pinapangarap na ginto. Oh, Diyos ko! Ang reklamo ni na Juliet at Jenny formal na isinampa sa tanggapan ng Manila Police District o MPD. Meron tayong kaukulang batas yan. Ang ibig ko sabihin sa kaukulang batas, panloloko. Ang tawag sa Ingles, swindling. Ang tawag sa Espanyol, estafa. Isang entrapment operation ang pinagplanuan ng grupo. Pagkabili, huhulihin. 2 tauhan ng pulisya ang magsisilbing mata bago isagawa ang paglusob sa target area. Susunod, mga alahero at alahera, sabit sa malaking problema. Ang problema ng illegal... Sa gitna ng mga lehitimong negosyo ng mga alahas sa Binondo, may nakikihalong manggagansyo, pero bilang na ang mga araw nito. Nagsampa ng formal na reklamo ang mga umano'y biktima ng panluloko ng ilang alahero at alahera sa lungsod ng Maynila. Kaya't ang mga otoridad magsasagawa ng entrapment operation para mahuli sa apto ang ilang inirereklamo. Unang pumasok sa target area ang mga police asset ng Manila Police District o MPD. Kasama kaming nakiusyoso sa mga presyo ng alahas na ibinebenta rito. Sa unang pwesto, positibo nakabili ang kasama naming asset ng Manoy Sing Sing na ginto. Ang nagtitinda rito, pinigyan pa kami ng resibo. Mamahaling hikaw naman ang sunod naming nabili sa sunod na pwesto. At sa isa pang tindahan, kwintas at pulseras naman ang nabili ng aming kasamahan. Pero ang hindi alam ng mga alahero at alahera, kaharap na nila ang mga operatiba. Kaya't matapos makabili ng mga umano'y mamahaling ginto, go for gold! Saka naman sumugod ang isa pang grupo ng mga operatiba kasama ang investigator. Alam ko ibig sabihin.
nang balikan namin ang mga pwestong aming napagbilhan. Ay, 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 tutod depensa ang mga tauhan ng iba't ibang tindahan. Polis kami, peke binibenta nyo. Peke yung binibenta nyo. Ayan o. Pakiganyan, sandali lang. Ano dyan ha? Hindi po rin kayo pa. Peke muna, tauhan mo na po. Magreklamo ka kung gusto mo. Nagluloko kayo ng mga tao. Sige na. Sige, pangas mo. Dahil daw hindi kagad nakipagtulungan sa mga otoridad ang mga inimbitahan sa kanilang tanggapan, kaya ay napilitan ng mga operatibang kusasan ang ilan sa kanila. Binalikan naman ang isa sa mga nagre-reklamong si Juliet ang tindahang nagbenta umano sa kanya ng peking gintong alahas. Dito, tama ka na dito. Alam ko yung siya. Sir, kung ano yung cellphone, sir? Mamaya na tumawa. Sama ka muna. Sama ka muna. Alam ko, hindi sabihin mo. Dahil sa reklamo, kasamang inimbitahan ang may-ari ng nasa aming pwesto. Tama ka muna. Pati ang tindahang nagbenta raw kay Jenny hindi nakaligtaang bisitahin. May reklamo sa inyong customer nyo, ha? Iniimbitahan mo kayo sa opisina namin, mga polis kami, ha? Matatandaang tumanggi raw ang mga tauhan nito, ibalik ang perang ibinayad niya. Reyes, pati ang iba pang pwesto sa lugar, hindi pinalagpas ng mga operatiba. Pick, sabi mo, white gold, tsaka yellow gold, ha, Saudi, ha? Stainless steel to, stainless steel. Ha? Inimbitahan ng mga sangkot tumanong sa pagbibenta ng huwag na alahas sa tangkapan ng pulisya. Sa tanggapan ng General Assignment Section o GAS, idiniretso ang mga inimbitahang tindera. Karamihan daw sa kanila, hindi marunong magsalita ng wikang Pilipino. Alam nila mag-Tagalog, nasasabi nga nila, suki tayo ate, 18 karat Saudi gold standard, pero binibenta mo commercial tubog. Alam mo yan, you know how to speak English, di ba? You know how to speak Tagalog, kaya lang kaya mo lang ang meaning. Pero nanatiling tikom ang kanilang bibig at hindi na nagbigay ng anumang pahayag. Sa isang banda naman, nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap sina Jenny at ang may-ari ng tindahan kanyang inireklamo. Mabilis yung mga kamay, sobrang bilis. Pinagpapalit nila yung mga items. Sasabihin yun yun. Kasi nakalagay na yung pendant dun eh. Pero hindi yun. Actually, hindi yun yun. Napagkasunduan sa uli na ibalik na lamang ang perang ipinambayad niya. Pero desidido raw siyang ituloy pa rin ang kaso. Article 315 po in relation to Article 316. Ang pinaka-penalty po rito, 1 taon hanggang 3 taon. Kapansin-pansin naman na sa lugar kung saan nakapwesto ang mga tindahan, may kalapit na tanggapan ng pulisya. Aminado ang mga tauhan dito na may ilang reklamo mula sa mga mamimiling natanso. Sinisikap daw nilang tugunan ang problema ito sa abot ng kanilang makakaya. Pagka nagreklamo naman dito, sinasamahan namin. Pinapalitan din. Bakit mukhang hanggang ngayon marami pa rin ang nabibiktima? Katunayan na abutan pa namin ang isang nagre-reklamong customer dahil sa peking alahas na umano'y nabili niya. 3,300 and ano? Peki po. Peki, no value. Kaya't sinamahan namin sila sa tindahan kung saan niya umano'y itong nabili. Pero laking gulat. Mamimili. Hindi lahat na makina ang totoong ginto. Minsan, nalilin lang tayo ng ating nakikita. Kaya't huwag sana
Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manluloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador. Mga kapuso, ang alahas na bibilin dapat kikilatisin. Dahil minsan ang bakalo tanso nagpapanggap na ginto at may alaherang manluloko na humahalo sa lehitimong negosyo. Ready ka na ba, Rumampa? Feel na feel mo bang ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Pwes, lagyan din ang anghang ang galaw ng katawan. Achieve na achieve! Perfecte na sana! Ang tanong, tunay ba yung borloloy na nasa inyong katawan? Pak! Mahilig pumustura ang itatago natin sa pangalang Juliet. Kahit nasa loob ng bahay, kompleto ang suot niyang bling-bling sa katawan. Ikaw na! Ang mga naidudulot sa akin ng mga alas pagka bumibili ako, masaya po yung pakiramdam. Siyempre pagka may nagagamit ka, halimbawa may parties. Isang araw, tila naakit daw siya ng kinang ng isang tindahan sa lungsod ng Maynila. Yung earrings na pinesyo nila sa akin ng 6,500, binigay agad sa kalahati ng tawad ko, binigay agad ng 3,000. So nag-isip ako ngayon ng iba pa, sabi ko, bigyan nyo pa ako ng discount, sabi ko. Sabi nila, sige, 2,500. Sabi ko, 2,000. Binigay naman din kaagad. Sabi ko, mura nga dito, mura nga. Kaya naman, bili dito, bili doon, ang naging drama niya. Lahat ng sinasabi nila dun sa maalahas na pinapakita nila, 18,000 Saudi gold. Meron din ata sila pinakita sa akin na Italy naman. Merong set ng earrings, quintas, saka sing-sing, meron din bracelet. Nagkakahalaga po yun lahat ng 22,500. Pero, laking gulat ni Juliet dahil ang nabiling alahas, hindi ginto, hindi tanso, at hindi pilak. Pak! Mumurahing stainless steel pala na karaniwang material sa mga gamit pang kusina. Nasilaw rin daw sa inakalang ginto si Jenny, hindi niya rin tunay na pangalan. Pero ang minsang nangarap ng ginto, natanso. Sa pinasuri ko yung kwintas, hindi siya 18,000, hindi rin siya Saudi gold, at commercial lang siya, hindi siya standard. Meaning to say, hindi daw yun, do pwede mo siya, may value siya, pero mababa na. So hindi aabot ng kalahati ng presyo na kung bibilhin mo yung alahas na yun. Dahil sa natuklas ang panggogoyo, tinangka niyang ibalik ang nabiling alahas. Pero sa halip na ibalik ang bayad, tumanggi raw ang tindahan na ibalik ang pera niya. Patay! Hindi naman biro yung pera na ibinili mo, pinagpaguran mo yun, marami pang mauulit at marami na sigurado kami na marami na silang naloko doon. Sa sobrang bilis ng mga kamay nila at talas ng mga bibig nila kung paano sila mang engganyo ng tao, sasabihin gold yung binibenta nila pero hindi naman. Nakarating sa sumbungan ng bayan ang totoong reklamo ni na Juliet at Jenny. Sa aming pag-iimbestiga, hindi na pala bago ang reklamong ito ng dalawa. Isang dating tindera kasi ang kusang nagsiwalat sa amin ang modus ng ilang mapagsamantalang alahero at alahera sa Maynila. Minsan nakakonsen siya pag alam namin na mahirap talaga yung bumibili. Ngayong muli, nasanay na po. Nasanay na? Nasanay na po kami sa trabaho doon. Maging kami, tila nasilaw sa kinang ng mga inireklamong tindahan. Dahil nang simula namin ang pagmamanman, makatululaway pala talaga ang mga alok nila sa mga mamimili. Mega sale, super sale, clearance sale. Wow! Nandito na yata lahat ng klase ng sale. Saan ka pa? Budget ng customer, mga 10,000. Tapos yung bracelet na napili ng customer, hindi kaya sa 10. Papalitan nyo ng mas magaan yung kaya sa 10. Yung mas tutubo pa ng mas malaki. Kapansin-pansing maraming suki ang nawiwili. Mabenta-mabenta, anumang uri ng kanilang paninda. Yung nabili nilang commercial, nalaman nila na hindi nasasangla. Ibabalik nila yun. Ang ginagawa po namin,
Pero ang humara po yung boss namin, ginagawa nila ano, isa-swap nila sa 18K. Kung magkano yung bili nila doon sa commercial, yun yung ililess nila sa standard. Pero yung price ng standard, doble po. Pinasok na nga ng asset ang isa sa mga inireklamong pwesto. Kung gusto mo lalawa naman, 5,000 plus, yes, lalawa. Pag isa dito. Ganun din, 2,500 mo rin yan eh. Sa tindera, ang sabi nila, dahil ito ay 3,500 daw, ito ay 18K. So 18 karat ito. Ang karo saan lang yan? 2,000? Tanla? Sa halagang 2,000 piso nakabili umano ng hikawang asset na may 18 karat, 2-tone gold o magkahalong elemento ng dilaw at puting. Lalo itong bumaba, ang halahas ay nagkakahalaga lamang ng 800 ang value at 14K lang ito. Sa isa pang hiwalay na pagsusuri, malinaw na huwag ang iba pang alahas na ibinibenta sa mga inirereklamong pwesto. Ito tingin ko dito. Si Deep Ring. Testing din natin. Itatabi natin yung sample na tunay na ginto. Ayan. Ngayon, i-close up mo ngayon kung anong mangyayari. Pag pinataka natin ang aksido, nakita mo yung isa? Wala. Naglahon parang bula. But the 14K stays, yung isa mo, nawala. Ang stainless steel yan. Steel yan, bakal na... na hindi kinakalawang, di ba? Ganun lang naman yan eh. Pero yung iba talaga yung white gold. Ang white gold, ginto yan eh. At napakamahal ng halaga. 1,800 pesos per gram ng gold yan. Ang stainless, baka 30 pesos ang kilo. At sa kabila ng mura nitong presyo, wala umano itong halaga na tulad ng pinapangarap na ginto. Oh, Diyos ko! Ang reklamo ni na Juliet at Jenny formal na isinampa sa tanggapan ng Manila Police District o MPD. Meron tayong kaukulang batas yan. Ang ibig ko sabihin sa kaukulang batas, panloloko. Ang tawag sa English, swindling. Ang tawag sa Espanyol, estafa. Isang entrapment operation ang pinagplanuan ng grupo. Pagkabili, huhulihin. 2 tauhan ng pulisya ang magsisilbing mata bago isagawa ang paglusot sa target area. Susunod, mga alahero at alahera, sabit sa malaking problema. Ang problema ng illegal... Sa gitna ng mga lehitimong negosyo ng mga alahas sa Binondo, may nakikihalong manggagansyo, pero bilang na ang mga araw nito. Nagsampa ng formal na reklamo ang mga umano'y biktima ng panloloko ng ilang alahero at alahera sa lungsod ng Maynila. Kaya't ang mga otoridad magsasagawa ng entrapment operation para mahuli sa apto ang ilang inirereklamo. Unang pumasok sa target area ang mga police asset ng Manila Police District o MPD. Kasama kaming nakiusyoso sa mga presyo ng alahas na ibinebenta rito. Sa unang pwesto, positibong nakabili ang kasama naming asset ng Manoy Sing Sing na ginto. Ang nagtitinda rito, pinigyan pa kami ng resibo. Mamahaling hikaw naman ang sunod naming nabili sa sunod na pwesto. Pero ang hindi alam ng mga alahero at alahera, kaharap na nila ang mga operatiba. Kaya't matapos makabili ng mga umano'y mamahaling ginto, go for gold! Saka naman sumugod ang isa pang grupo ng mga operatiba kasama ang investigador. Saan ba? 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 Saan ba?
nang balikan namin ang mga pwestong aming napagbilhan. Polis kami, peke binibenta nyo. Peke yung binibenta nyo. Ayan ho. Pagkikanyan! Dahil daw hindi kagad nakipagtulungan sa mga otoridad ang mga inimbitahan sa kanilang tanggapan, kaya inapilitan ng mga operatibang kusasan ang ilan sa kanila. Binalikan naman ang isa sa mga nagre-reklamong si Juliet ang tindahang nagbenta o manu sa kanya ng peking gintong alahas. Dito ka, dito. Tama ka na dito. Alam ko yung siya. Sir, kung ano yung sir? Mamaya na tumawa. Pati ang tindahang nagbenta raw kay Jenny hindi nakaligtahang bisitahin. May reklamo sa inyo yung customer nyo, ha? Iniimbitahan mo kayo sa opisina namin, mga polis kami, ha? Matatandaan. White gold, tsaka yellow gold. Ha, Saudi? Ha? Stainless steel to. Stainless steel. Ha? Inimbitahan ng mga sangkot tumano sa pagbibenta ng huwag na alahas sa tanggapan ng pulisya. Sa tanggapan ng General Assignment Section o GAS, idiniretso ang mga inimbitahang tindera. Karamihan daw sa kanila, hindi marunong magsalita ng wikang Pilipino. Alam nila mag-Tagalog, sa nasasabi nga nila, suki tayo ate, 18 karat Saudi gold standard, pero binibenta mo commercial, tubog. Alam niya, you know how to speak English, di ba? You know how to speak Tagalog, kaya lang kaya mo lang ang meaning. Pero nanatiling tikomang kanilang bibig at hindi na nagbigay ng anumang pahayag. Sa isang banda naman, nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap sina Jenny at ang may-ari ng tindahan kanyang inireklamo. Mabilis yung mga kamay, sobrang bilis. Pinagpapalit nila yung mga items. Sasabihin yun yun. Kasi nakalagay na yung pendant dun eh. Pero hindi yun. Actually, hindi yun yun. Napagkasunduan sa uli na ibalik na lamang ang perang ipinambayad niya. Pero desidido raw siyang ituloy pa rin ang kaso. Article 315 po in relation to Article 316. Ang pinaka-penalty po rito, 1 taon hanggang 3 taon. Kapansin-pansin naman na sa lugar kung saan nakapwesto ang mga tindahan, may kalapit na tanggapan ng pulisya. Aminado ang mga tauhan dito na may ilang reklamo mula sa mga mamimiling natanso. Sinisikap daw nilang tugunan ang problema ito sa abot ng kanilang makakaya. Pagka nagreklamo naman dito, sinasamahan namin. Marami pa rin ang nabibiktima. Katunayan, naabutan pa namin ang isang nagre-reklamong customer dahil sa peking alahas na umano'y nabili niya. 3,300 and ano? Peki po. Peki, no value. Kaya't sinamahan namin sila sa tindahan kung saan niya umano ito nabili. Pero laking gulat namin dahil ang pwestong kanyang inireklamo, tindahan na inireklamo na rin nung una kaming lumusog dito. Parang tinatawag na deja vu. Napagkasunduan na lamang na ibalik ang pera ng kawawang mamimili. Hindi lahat na makina ang totoong ginto. Minsan, nalilin lang tayo ng ating nakikita. Kaya't huwag sana itong maging palusot ng ibang mapagsamantala.
dahil masamang humagupit ang karma sa mga negosyanteng walang konsensya. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyong, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manluloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez, at ito ang investigador. Mga kapuso, ang alahas na bibilin dapat kikilatisin. Dahil minsan ang bakalo tanso nagpapanggap na ginto at may alaherang manluloko na humahalo sa lehitimong negosyo. Ready ka na ba, Rumampa? Feel na feel mo bang ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Pwes, lagyan din ang anghang ang galaw ng katawan. Achieve na achieve! Perfecte na sana! Ang tanong, tunay ba yung burloloy na nasa inyong katawan? Pak! Mahilig pumustura ang itatago natin sa pangalang Juliet. Masaya po yung pakiramdam. Siyempre pagka may nagagamit ka, halimbawa may parties. Isang araw, tila naakit daw siya ng kinang ng isang tindahan sa lungsod ng Maynila. Yung earrings na pinesyo nila sa akin ng 6,500, binigay agad sa kalahati ng tawad ko, binigay agad ng 3,000. So nag-isip ako ngayon ng iba pa, sabi ko, bigyan nyo pa ako ng discount, sabi ko. Sabi nila, sige, 2,500. Sabi ko, 2,000. Binigay naman din kaagad. Sabi ko, mura nga dito, mura nga. Kaya naman, bili dito, bili doon, ang naging drama niya. Lahat ng sinasabi nila dun sa maalahas na pinapakita nila, 18,000 Saudi gold. Meron din ata sila pinakita sa akin na Italy naman. Merong set ng earrings, quintas, saka sing-sing, meron din bracelet. Nagkakahalaga po yun lahat ng 22,500. Pero, laking gulat ni Juliet dahil ang nabiling alahas, hindi ginto, hindi tanso, at hindi pilak. Pak! Mumurahing stainless steel pala na karaniwang material sa mga gamit pang kusina. Nasilaw rin daw sa inakalang ginto si Jenny, hindi niya rin tunay na pangalan. Pero ang minsang nangarap ng ginto, natanso. Sa pinasuri ko yung kwintas, hindi siya 18,000, hindi rin siya Saudi gold, at commercial lang siya, hindi siya standard. Meaning to say, hindi daw yun, do pwede mo siya, may value siya, pero mababa na. So hindi aabot ng kalahati ng presyo na kung bibilhin mo yung alahas na yun. Dahil sa natuklas ang panggogoyo, tinangka niyang ibalik ang nabiling alahas. Pero salip na ibalik ang bayad, tumanggiraw ang tindahan na ibalik ang pera niya. Patay! Hindi naman biro yung pera na ibinili mo, pinagpaguran mo yun, marami pang mauulit at marami na, sigurado kami na marami na silang naloko doon. Sa sobrang bilis ng mga kamay nila at talas ng mga bibig nila kung paano sila mang engganyo ng tao, sasabihin gold yung binibenta nila pero hindi naman. Nakarating sa sumbungan ng bayan ang totoong reklamo ni na Juliet at Jenny. Sa aming pag-iimbestiga, hindi na pala bago ang reklamong ito ng dalawa. Isang dating tindera kasi ang kusang nagsiwalat sa amin ang modus ng ilang mapagsamantalang alahero at alahera sa Maynila. Minsan nakakonsensya pag alam namin na mahirap talaga yung bumibili. Ngayon muli, nasanay na po. Nasanay na po kami sa trabaho doon. Maging kami, tila nasilaw sa kinang ng mga inireklamong tindahan. Dahil nang simula namin ang pagmamanman, makatululaway pala talaga ang mga alok nila sa mga mamimili. Mega sale, super sale, clearance sale. Wow! Nandito na yata lahat ng klase ng sale. San ka pa? Budget ng customer, mga 10,000. Tapos yung bracelet na napili ng customer, hindi kaya sa 10. Papalitan nyo ng mas magaan yung kaya sa 10. Yung mas tutubo pa ng mas malaki. Kapansin-pansing maraming suki ang nawiwili. Mabenta-mabenta, anumang uri ng kanilang paninda. Yung nabili nilang commercial, nalaman nila na hindi nasasangla. Ibabalik nila yun. Ang ginagawa po namin,
Pero ang humara po yung boss namin, ginagawa nila ano, isa-swap nila sa 18K. Kung magkano yung bili nila doon sa commercial, yun yung ililess nila sa standard. Pero yung price ng standard, doble po. Pinasok na ngaming asset ang isa sa mga inireklamong pwesto. Kung gusto mo, lalawa naman, 5,000 lang. Yes, lalawa. Pag isa dito. Ganun din, 2,500 mo rin yan eh. Sa tindera, ang sabi nila, dahil ito ay 3,500 daw, ito ay 18K. So 18 karat ito. Ang karat saan lang yan? 2,000? Tanla? Sa halagang 2,000 piso nakabili umano ng hikawang asset na may 18 karat, 2-tone gold o magkahalong elemento ng dilaw at puting uri ng ginto, sosyal. Sinubukan namin itong 100 para subukin kung tunay ang nabili naming gintong hikaw. Tulad ng inaasahan, pati kami natanso. Pak! Lalo itong bumaba, ang halahas ay nagkakahalaga lamang ng 800 ang value at 14K lang ito. Sa isa pang hiwalay. Itatabi natin yung sample na tunay na ginto. Ayan. Ngayon, i-close up mo ngayon kung anong mangyayari. Pag pinataka natin ang aksido, nakita mo yung isa? Wala. Naglahong parang bula. But the 14K stays, yung isa mo, nawala. Ang stainless steel yan. Steel yan, bakal, na hindi kinakalawang, di ba? Ganun lang naman yan eh. Pero yung iba talaga yung white gold. Ang white gold, ginto yan eh. At napakamahal ng halaga. 1,800 pesos per gram ng gold yan. Ang stainless, baka 30 pesos ang kilo. At sa kabila ng mura nitong presyo, wala umano itong halaga na tulad ng pinapangarap na ginto. Oh, Diyos ko! Ang reklamo ni na Juliet at Jenny formal na isinampa sa tanggapan ng Manila Police District o MPD. Meron tayong kaukulang batas yan. Ang ibig ko sabihin sa kaukulang batas, panloloko. Ang tawag sa Ingles, swindling. Ang tawag sa Espanyol, estafa. Isang entrapment operation ang pinagplanuan ng grupo. Pagkabili, huhulihin. 2 tauhan ng pulisya ang magsisilbing mata bago isagawa ang paglusot sa target area. Susunod, mga alahero at alahera, sabit sa malaking problema. Ang problema ng illegal... Sa gitna ng mga lehitimong negosyo ng mga alahas sa Binondo, may nakikihalong manggagansyo. Pero bilang na ang mga araw nito. Nagsampan ng formal na reklamo ang mga umano'y biktima ng panluloko ng ilang alahero at alahera sa lungsod ng Maynila. Kaya't ang mga otoridad magsasagawa ng entrapment operation para mahuli sa akto ang ilang inirereklamo. Unang pumasok sa target area ang mga police asset ng Manila Police District o MPD. Kasama kaming nakiusyoso sa mga presyo ng alahas na ibinebenta rito. Sa unang pwesto, positibong nakabili ang kasama naming asset ng Manoy Sing Sing na ginto. Ang nagtitinda rito, pirigyan pa kami ng resibo. Mamahaling hikaw naman ang sunod naming nabili sa sunod na pwesto. At sa isa pang tindahan, kwintas at pulseras naman ang nabili ng aming kasamahan. Pero ang hindi alam ng mga alahero at alahera, kaharap na nila ang mga operatiba. Kaya't matapos makabili ng mga umano'y mamahaling ginto, go for gold! Saka naman sumugod ang isa pang grupo ng mga operatiba kasama ang investigador. Alam ko ibig sabihin.
nang balikan namin ang mga pwestong aming napagbilhan. Todo depensa ang mga tauhan ng iba't ibang tindahan. Polis kami, peke binibenta nyo. Peke yung binibenta nyo. Ayan o. Pakigyan yan, sadali lang. Huwag kang ano dyan ha? Hindi po rin kailangan pa. Peke mo na, tao na po. Magreklamo kasi. Magreklamo ka kung gusto mo. Nagluloko kayo ng mga tao. Sadali lang, naman eh. Sige na. Sige, pause mo. Dahil daw hindi kagad nakipagtulungan sa mga otoridad ang mga inimbitahan sa kanilang tanggapan, kaya ay napilitan ng mga operatibang kusasan ang ilan sa kanila. Binalikan naman ang isa sa mga nagre-reklamong si Juliet ang tindahang nagbenta umano sa kanya ng peking gintong alahas. Dito, tama ka na dito. Alam ko yung siya. Sir, kung ano yung sa'yo? Mamaya na tumawa. Sama ka muna. Alam ko, hindi sabihin mo. Dahil sa reklamo, kasamang inimbitahan ang may-ari ng nasabing pwesto. Tama ka muna. May tao dyan, iwanan namin tao dyan. Pati ang tindahang nagbenta raw kay Jenny, hindi nakaligtaan bisitahin. May reklamo sa inyo yung customer nyo, ha? Iniimbitahan mo kayo sa opisina namin, mga polis kami, ha? Matatandaang tumanggi raw ang mga tauhan nitong ibalik ang perang ibinayad niya. Reyes, pati ang iba pang pwesto sa lugar, hindi pinalagpas ng mga operatiba. Pick, sabi mo, white gold, tsaka yellow gold. Ha, Saudi? Ha? Stainless steel to. Stainless steel. Ha? Inimbitahan ng mga sangkot tumano sa pagbibenta ng huwag na alahas sa tangtama ng pulisya. Sa tanggapan ng General Assignment Section o GAS, idiniretso ang mga inimbitahang tindera. Karamihan daw sa kanila, hindi marunong magsalita ng wikang Pilipino. Alam nila mag-Tagalog, nasasabi nga nila, suki tayo ate, 18 karat Saudi gold standard. Pero binibenta mo commercial, tubog. Alam mo yan, you know how to speak English, di ba? You know how to speak Tagalog, kaya lang kaya mo lang ang bibig. Pero nanatiling tikom ang kanilang bibig at hindi na nagbigay ng anumang pahayag. Sa isang banda naman, nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap sina Jenny at ang may-ari ng tindahan kanyang inireklamo. Mabilis yung mga kamay, sobrang bilis. Pinagpapalit nila yung mga items. Sasabihin yun yun. Kasi nakalagay na yung pendant doon eh. Pero hindi yun. Actually, hindi yun yun. Napagkasunduan sa uli na ibalik na lamang ang perang ipinambayad niya. Pero desidido raw siyang ituloy pa rin ang kaso. Article 315 po in relation to Article 316. Ang pinaka-penalty po rito, 1 taon hangang 3 taon. Kapansin-pansin naman na sa lugar kung saan nakapwesto ang mga tindahan, may kalapit na tanggapan ng pulisya. Aminado ang mga tauhan dito na may... namin. So, pinapalitan din. Ngayon ang sa suggestion namin minsan, magreklamo na sila sa DTI. Ang sarap sanang pakinggan mga sir. Matagal na pala itong problema pero bakit mukhang hanggang ngayon marami pa rin ang nabibiktima? Katunayan na abutan pa namin ang isang nagre-reklamong customer dahil sa peking alahas na umano'y nabili niya. 3,300 Peke, no value. Kaya't sinamahan namin sila sa tindahan kung saan niya umano ito nabili. Pero laking gulat namin dahil ang pwestong kanyang inireklamo, tindahan na inireklamo na rin nung una kaming lumusog dito. Parang tinatawag na deja vu. Napagkasunduan na lamang na ibalik ang pera ng kawawang mamimili. Hindi lahat na makina ang totoong ginto. Minsan, nalilin lang tayo ng ating nakikita. Kaya't huwag sana itong maging palusot ng ibang mapagsamantala.
dahil masamang humagupit ang karma sa mga negosyanteng walang konsensya. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manluloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador. Mga kapuso, ang alahas na bibilin dapat kikilatisin. Dahil minsan ang bakal o tanso nagpapanggap na ginto at may alaherang manluloko na humahalo sa lehitimong negosyo. Ready ka na ba, Rumampa? Feel na feel mo bang ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Pwes, lagyan din ang anghang ang galaw ng katawan. Achieve na achieve! Perfecte na sana! Ang tanong, tunay ba yung borloloy na nasa inyong katawan? Pak! Mahilig pumustura ang itatago natin sa pangalang Juliet. Kahit nasa loob ng bahay, kompleto ang suot niyang bling-bling sa katawan. Ikaw na! Ang mga naidudulot sa akin ng mga alas pagka bumibili ako, masaya po yung pakiramdam. Siyempre pagka may nagagamit ka, halimbawa may parties. Isang araw, tila naakit daw siya ng kinang ng isang tindahan sa lungsod ng Maynila. Yung earrings na pinesyo nila sa akin ng 6,500, binigay agad sa kalahati ng tawad ko, binigay agad ng 3,000. So nag-isip ako ngayon ng iba pa, sabi ko, bigyan nyo pa ako ng discount, sabi ko. Sabi nila, sige, 2,500, sabi ko, 2,000. Binigay naman din kaagad. Sabi ko, mura nga dito, mura nga. Kaya naman, bili dito, bili doon, ang naging drama niya. Lahat ng sinasabi nila dun sa maalahas na pinapakita nila, 18K Saudi gold. Murahing stainless steel pala na karaniwang material sa mga gamit pang kusina. Nasilaw. Siya 18K, hindi rin siya Saudi gold at commercial lang siya, hindi siya standard. Meaning to say, hindi daw yun, do pwede mo siya, may value siya, pero mababa na. So hindi aabot ng kalahati ng presyo na kung bibilhin mo yung alahas na yun. Dahil sa natuklasang panggogoyo, tinangka niyang ibalik ang nabiling alahas. Pero sa halip na ibalik ang bayad, tumanggiraw ang tindahan na ibalik ang pera niya. Patay! Hindi naman biro yung pera na ibinili mo, pinagpaguran mo yun, marami pang mauulit at marami na, sigurado kami na marami na silang naloko doon. Sa sobrang bilis ng mga kamay nila at talas ng mga bibig nila kung paano sila mang engganyo ng tao, sasabihin gold yung binibenta nila pero hindi naman. Nakarating sa sumbungan ng bayan ang totoong reklamo ni na Juliet at Jenny. Sa aming pag-iimbestiga, hindi na pala bago ang reklamong ito ng dalawa. Isang dating tindera kasi ang pusang nagsiwalat sa amin ang modus ng ilang mapagsamantalang alahero at alahera sa Maynila. Minsan nakakonsensya pag alam namin na mahirap talaga yung bumibili. Ngayon muli, nasanay na po. Nasanay na? Nasanay na po kami sa trabaho doon. Maging kami, tila nasilaw sa kinang ng mga inireklamong tindahan. Dahil nang simula namin ang pagmamanman, makatululaway pala talaga ang mga alok nila sa mga mamimili. Mega sale, super sale, clearance sale. Wow! Nandito na yata lahat ng klase ng sale. Saan ka pa? Budget ng customer, mga 10,000. Tapos yung bracelet na napili ng customer, hindi kaya sa 10. Papalitan nyo ng mas magaan. Yung kaya sa 10. Yung mas tutubo pa ng mas malaki. Kapansin-pansing maraming suki ang nawiwili. Mabenta-mabenta, anumang uri ng kanilang paninda. Yung nabili nilang commercial, nalaman nila na hindi nasasangla. Ibabalik nila yun. Ang ginagawa po namin,
Pero ang humarap po yung boss namin, ginagawa nila ano, isa-swap nila sa 18K. Kung magkano yung bili nila doon sa commercial, yun yung inilest nila sa standard. Pero yung price ng standard, doble po. Pinasok na ngaming asset ang isa sa mga inireklamong pwesto. Kung gusto mo, lalawa naman, 5,000 lang. Yes, lalawa. Pag isa dito. Ganun din, 2,500 mo rin yan eh. Sa tindera, ang sabi nila, dahil ito ay 3,500 daw, ito ay 18K. So 18 karat ito. Ang karat saan lang yan? 2,000? Tanla? Sa halagang 2,000 piso nakabili umano ng hikawang asset na may 18 karat, 2-tone gold o magkahalong elemento ng dilaw at puting uri ng ginto, sosyal. Sinubukan namin itong 100 para subukin kung tunay ang nabili namin gintong hikaw. Tulad ng inaasahan, pati kami natanso. Pak! Lalo itong bumaba, ang halahas ay nagkakahalaga lamang ng 800 ang value at 14K lang ito. Sa isa pang hiwalay na pagsusuri, malinaw na huwag ang iba pang alahas na ibinibenta sa mga inireklamong pwesto. Ito, tingin ko dito. Si deep ring. Testingin din natin. Itatabi natin yung sample na tunay na ginto. Ayan. Ngayon, i-close up mo ngayon kung anong mangyayari. Pag pinataka natin ang aksido, nakita mo yung isa? Wala. Naglahong parang bula. But the 14K stays, yung isa mo, nawala. Ang stainless steel yan. Steel yan, bakal, na hindi kinakalawang. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Pero yung iba talaga yung white gold. Ang white gold, ginto yan eh. At napakamahal ng halaga. 1,800 pesos per gram ng gold yan. Ang stainless, baka 30 pesos ang kilo. At sa kabila ng mura nitong presyo, wala umano itong halaga na tulad ng pinapangarap na ginto. Oh, Diyos ko! Ang reklamo ni na Juliet at Jenny Formal na isinampa sa tanggapan ng Manila Police District o MPD. Meron tayong kaukulang batas yan. Ang ibig ko sabihin sa kaukulang batas, panloloko. Ang tawag sa Ingles, swindling. Ang tawag sa Espanyol, estafa. Isang entrapment operation ang pinagplanuan ng grupo. Pagkabili, huhulihin. 2 tauhan ng pulisya ang magsisilbing mata bago isagawa ang paglusot sa target area. Susunod, mga alahero at alahera, sabit sa malaking problema. Ang problema ng illegal... Sa gitna ng mga lehitimong negosyo ng mga alahas sa Binondo, may nakikihalong manggagansyo, pero bilang na ang mga araw nito. Nagsampan ng formal na reklamo ang mga umano'y biktima ng panloloko ng ilang alahero at alahera sa lungsod ng Maynila. Kaya't ang mga otoridad magsasagawa ng entrapment operation para mahuli sa akto ang ilang inirereklamo. Maraming asset ng Manoy Sing Sing na ginto. Ang nagtitinda rito, pirigyan pa kami ng resibo. Mamahaling hikaw naman ang sunod naming nabili sa sunod na pwesto. At sa isa pang tindahan, kwintas at pulseras naman ang nabili ng aming kasamahan. Pero ang hindi alam ng mga alahero at alahera, kaharap na nila ang mga operatiba. Kaya't matapos makabili ng mga umano'y mamahaling ginto, go for gold! Saka naman sumugod ang isa pang grupo ng mga operatiba, kasama ang investigator. Sa mga lang ang dami, Manila Police. Oo, sa Manila. Alam ko ibig sabihin.
nang balikan namin ang mga pwestong aming napagbilhan. Todo depensa ang mga tauhan ng iba't ibang tindahan. Polis kami, peke binibenta nyo. Peke yung binibenta nyo. Ayan o. Pakita yan, sadali lang. Ano dyan ha? Hindi po rin kailangan pa. Peke mo na, tawag mo na ito. Magreklamo ka kung gusto mo. Nagluloko kayo ng mga tao. Sige na. Sige, pause mo. Dahil daw hindi kagad nakipagtulungan sa mga otoridad ang mga inimbitahan sa kanilang tanggapan, kaya ay napilitan ng mga operatibang kusasan ang ilan sa kanila. Binalikan naman ang isa sa mga nagre-reklamong si Juliet ang tindahang nagbenta umano sa kanya ng peking gintong alahas. Dito ka, dito. Tama ka na dito. Alam ko yung siya. Sir, kung ano yung sir? Mamaya na tumawa. Pati ang tindahan nagbenta raw kay Jenny hindi nakaligtaan bisitahin. May reklamo sa inyo yung customer nyo ha. Iniimbitahan mo kayo sa opisina namin, mga polis kami ha. Matatandaang tumanggi raw ang mga tauhan nitong ibalik ang perang ibinayad niya. Reyes, pati ang iba pang pwesto sa lugar hindi pinalagpas ng mga operatiba. Pick to pick. Sabi mo, white gold tsaka yellow gold. Ha, Saudi? Ha? Stainless steel to. Stainless steel. Ha? Inimbitahan ng mga sangkot kumano sa pagbibenta ng huwag na alahas sa tangtapan ng pulisya. Sa tanggapan ng General Assignment Section o GAS, idiniretso ang mga inimbitahang tindera. Karamihan daw sa kanila, hindi marunong magsalita ng wikang Pilipino. Alam nila mag-Tagalog, nasasabi nga nila, suki tayo ate, 18 karat Saudi gold standard, pero binibenta mo commercial tubog. Alam mo yan, you know how to speak English, di ba? You know how to speak Tagalog, kaya lang kaya mo lang ang bibig. Pero nanatiling tikom ang kanilang bibig at hindi na nagbigay ng anumang pahayag. Sa isang banda naman, nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap sina Jenny at ang may-ari ng tindahan kanyang inireklamo. Mabilis yung mga kamay, sobrang bilis. Pinagpapalit nila yung mga items. Sasabihin yun yun. Kasi nakalagay na yung pendant doon eh. Pero hindi yun. Actually, hindi yun yun. Napagkasunduan sa uli na ibalik na lamang ang perang ipinambayad niya. Pero desidido raw siyang ituloy pa rin ang kaso. Article 315 po in relation to Article 316. Ang pinaka-penalty po rito, 10 taon hangang 3 taon. Kapansin-pansin naman na sa lugar kung saan nakapwesto ang mga tindahan, may kalapit na tanggapan ng pulisya. Aminado ang mga tauhan dito na may ilang reklamo mula sa mga ngayon ang sa suggestion namin minsan, magreklamo na sila sa DTI. Ang sarap sanang pakinggan mga sir. Matagal na pala itong problema pero bakit mukhang hanggang ngayon marami pa rin ang nabibiktima? Katunayan, naabutan pa namin ang isang nagre-reklamong customer dahil sa peking alahas na umano'y nabili niya. 3,300 and ano? Peki po. Peki, no value. Kaya't sinamahan namin sila sa tindahan kung saan niya umano ito nabili. Pero laking gulat namin dahil ang pwestong kanyang inireklamo, tindahan na inireklamo na rin nung una kaming lumusog dito. Parang tinatawag na deja vu. Napagkasunduan na lamang na ibalik ang pera ng kawawang mamimili. Hindi lahat na makina ang totoong ginto. Minsan, nalilin lang tayo ng ating nakikita. Kaya't huwag sana itong maging palusot ng ibang mapagsamantala.
Dahil masamang humagupit ang karma sa mga negosyanteng walang konsensya. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manluloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez, at ito ang investigador. Mga kapuso, ang alahas na bibilin dapat kikilatisin. Dahil minsan ang bakal o tanso nagpapanggap na ginto at may alaherang manluloko na humahalo sa lehitimong negosyo. Ready ka na ba, Rumampa? Feel na feel mo bang ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Pwes, lagyan din ang anghang ang galaw ng katawan. Achieve na achieve! Perfecte na sana! Ang tanong, tunay ba yung borloloy na nasa inyong katawan? Pak! Mahilig pumustura ang itatago natin sa pangalang Juliet. Kahit nasa loob ng bahay, kompleto ang suot niyang bling-bling sa katawan. Ikaw na! Ang mga naidudulot sa akin ng mga alas pagka bumibili ako, masaya po yung pakiramdam. Siyempre pagka may nagagamit ka, halimbawa may parties. Isang araw, tila naakit daw siya ng kinang ng isang tindahan sa lungsod ng Maynila. Yung earrings na pinesyo nila sa akin ng 6,500, binigay agad sa kalahati ng tawad ko, binigay agad ng 3,000. So nag-isip ako ngayon ng iba pa, sabi ko, bigyan niyo pa ako ng discount, sabi ko. Sabi nila, sige, 2,500, sabi ko, 2,000. Binigay naman din kaagad. Sabi ko, mura nga dito, mura nga. Kaya naman, bili dito, bili doon, ang naging drama niya. Lahat ng sinasabi nila dun sa maalahas na pinapakita nila, 18,000 Saudi gold. Meron din ata sila pinakita sa akin na Italy naman. Merong set ng earrings, quintas, saka sing-sing, meron din bracelet. Nagkakahalaga po yun lahat ng 22,500. Pero, laking gulat ni Juliet dahil ang nabiling alahas, hindi ginto, hindi tanso, at hindi pilak. Pak! Mumurahing stainless steel pala na karaniwang material sa mga gamit pang kusina. Nasilaw rin daw sa inakalang ginto si Jenny, hindi niya rin tunay na pangalan. Pero ang minsang nangarap ng ginto, natanso. Sa pinasuri ko yung kwintas, hindi siya 18,000, hindi rin siya Saudi gold, at commercial lang siya, hindi siya standard. Meaning to say, hindi daw yun, do pwede mo siya, may value siya, pero mababa na. So hindi aabot ng kalahati ng presyo na kung bibilhin mo yung alahas na yun. Dahil sa natuklas ang panggogoyo, tinangka niyang ibalik ang nabiling alahas. Pero sa halip na ibalik ang bayad, tumanggiraw ang tindahan na ibalik ang pera niya. Patay! Hindi naman biro yung pera na ibinili mo, pinagpaguran mo yun, marami. Yung binibenta nila, pero hindi naman. Nakarating sa sumbungan ng bayan ang totoong reklamo ni na Juliet at Jenny. Sa aming pag-iimbestiga, hindi na pala bago ang reklamong ito ng dalawa. Isang dating tindera kasi ang kusang nagsiwalat sa amin ang modus ng ilang mapagsamantalang alahero at alahera sa Maynila. Minsan nakakonsensya pag alam namin na mahirap talaga yung bumibili. Ngayong huli, nasanay na po. Nasanay na? Nasanay na po kami sa trabaho doon. Maging kami, tila nasilaw sa kinang ng mga inireklamong tindahan. Dahil nang simula namin ang pagmamanman, makatululaway pala talaga ang mga alok nila sa mga mamimili. Mega sale, super sale, clearance sale, wow! Nandito na yata lahat ng klase ng sale. Sang ka pa? Budget ng customer, mga 10,000. Tapos yung bracelet na napili ng customer, hindi kaya sa 10. Papalitan nyo ng mas magaan. Yung kaya sa 10. Yung mas tutubo pa ng mas malaki. Kapansin-pansing maraming suki ang nawiwili. Mabenta, anumang uri ng kanilang paninda. Yung nabili nilang commercial, nalaman nila na hindi nasasangla. Ibabalik nila yun. Ang ginagawa po namin,
Pero ang humaharap po yung boss namin, ginagawa nila ano, isa-swap nila sa 18K. Kung magkano yung bili nila doon sa commercial, yun yung ililess nila sa standard. Pero yung price ng standard, doble po. Pinasok na nga ng asset ang isa sa mga inireklamong pwesto. Kung gusto mo, lalawa naman, 5,000 lang, yes, lalawa. Bali, isa din. Ganun din, 2,500 mo rin yan eh. Sa tindera, ang sabi nila, dahil ito ay 3.5 daw, ito ay 18K. So, 18 karat ito. Ang karat saan lang yan? 2,000? Saan lang? Sa halagang 2,000 piso, nakabili umano ng hikawang asset na may 18 karat, 2-tone gold, o magkahalong elemento ng dilaw at puting uri ng ginto, sosyal. Lahat ay nagkakahalaga lamang ng 800 ang value at 14K lang ito. Sa isa pang hiwalay na pagsusuri, malinaw na huwag ang iba pang alahas na ibinebenta sa mga inireklamong pwesto. Ito, tingin ko dito. Ito deep ring. Testing din natin. Itatabi natin yung sample na tunay na ginto. Ayan. Ngayon, i-close up mo ngayon kung anong mangyayari. Pag pinataka natin ang aksido, nakita mo yung isa? Wala. Naglahong parang bula. But the 14K stays, yung isa mo, nawala. Ang stainless steel yan. Steel yan, bakal, na... na hindi kinakalawang, di ba? Ganun lang naman yan eh. Pero yung iba talaga yung white gold. Ang white gold, ginto yan eh. At napakamahal ng halaga. 1,800 pesos per gram ng gold yan. Ang stainless, baka 30 pesos ang kilo. At sa kabila ng mura nitong presyo, wala umano itong halaga na tulad ng pinapangarap na ginto. O Diyos ko! Ang reklamo ni na Juliet at Jenny formal na isinampa sa tanggapan ng Manila Police District o MPD. Meron tayong kaukulang batas yan. Ang ibig ko sabihin sa kaukulang batas, panloloko. Ang tawag sa English, swindling. Ang tawag sa Espanyol, estafa. Isang entrapment operation ang pinagplanuan ng grupo. Pagkabili, huhulihin. 2 tauhan ng pulisya ang magsisilbing mata bago isagawa ang paglusob sa target area. Susunod, mga alahero at alahera, sabit sa malaking problema. Ang problema ng illegal... Sa gitna ng mga lehitimong negosyo ng mga alahas sa Binondo, may nakikihalong manggagansyo, pero bilang na ang mga araw nito. Nagsampa ng formal na reklamo ang mga umano'y biktima ng panluloko ng ilang alahero at alahera sa lungsod ng Maynila. Kaya't ang mga otoridad magsasagawa ng entrapment operation para mahuli sa apto ang ilang inirereklamo. Unang pumasok sa target area ang mga police asset ng Manila Police District o MPD. Kasama kaming nakiusyoso sa mga presyo ng alahas na ibinebenta rito. Sa unang pwesto, positibong nakabili ang kasama naming asset ng Manoy Sing Sing na ginto. Ang nagtitinda rito, binigyan pa kami ng resibo. Mamahaling hikaw naman ang sunod naming nabili sa sunod na pwesto. At sa isa pang tindahan, kwintas at pulseras naman ang nabili ng aming kasamahan. Pero ang hindi alam ng mga alahero at alahera, kaharap na nila ang mga operatiba. Kaya't matapos makabili ng mga umano'y mamahaling ginto, go for gold! Saka naman sumugod ang isa pang grupo ng mga operatiba kasama ang investigador. Sa mga lamang dami, Manila Police. Oo, sa Manila. Alam ko ibig sabihin.
nang balikan namin ang mga pwestong aming napagbilhan. Ay, 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 Tutulong depensa ang mga tauhan ng iba't ibang tindahan. Kami! Polis kami! Peke binibenta nyo! Peke yung binibenta nyo! Ayan ho! Pakitan yan! Sandali lang! Huwag kang ano dyan ha? Hindi po rin kailangan ka! Peke muna! Tawag ko na po! Magreklamo kasi! Magreklamo ka kung gusto mo! Nagluluro ko kayo ng mga tao! Sige na! Sige, pwede mo! Dahil daw hindi kagad nakipagtulungan sa mga otoridad ang mga inimbitahan sa kanilang tanggapan, kaya inapilitan ng mga operatibang kusasan ang ilan sa kanila. Binalikan naman ang isa sa mga nagre-reklamong si Juliet ang tindahang nagbenta umano sa kanya ng peking gintong alahas. Dito ka, tama ka na dito. Alam ko yung siya. Mamaya na tumawa. Sama ka muna. Alam ko yung ibig sabihin mo. Ako tayo na ako. Dahil sa reklamo, kasamang inimbitahan ang may-ari ng nasabing pwesto. Tama ka na. May tao dyan, iwanan namin tao dyan. Pati ang tindahang nagbenta raw kay Jenny, hindi nakaligtaan bisitahin. May reklamo sa inyo yung customer nyo, ha? Iniimbitahan mo kayo sa opisina namin, mga polis kami, ha? Matatanda ang tumanggi raw ang mga tauhan nito, ibalik ang perang ibinayad niya. Reyes, pati ang iba pang pwesto sa lugar, hindi pinalagpas ng mga operatiba. Pick, sabi mo, white gold, tsaka yellow gold. Ha, Saudi? Ha? Stainless steel to. Stainless steel. Ha? Inimbitahan ng mga sangkot tumano sa pagbibenta ng huwag na alahas sa tangtapan ng pulisya. Sa tanggapan ng General Assignment Section o GAS, idiniretso ang mga inimbitahang tindera. Karamihan daw sa kanila, hindi marunong magsalita ng wikang Pilipino. Alam nila mag-Tagalog, nasasabi nga nila, suki tayo ate, 18 karat Saudi gold standard, pero binibenta mo commercial te, tubog. Alam niya, you know how to speak English, di ba? You know how to speak Tagalog, kaya lang kaya mo lang ang bimbing. Pero nanatiling tikom ang kanilang bibig at hindi na nagbigay ng anumang pahayag. Sa isang banda naman, nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap sina Jenny at ang may-ari ng tindahang kanyang inireklamo. Mabilis yung mga kamay, sobrang bilis. Pinagpapalit nila yung mga items. Sasabihin nyo yun. Kasi nakalagay na yung pendant dun eh. Pero hindi yun. Actually, hindi yun yun. Napagkasunduan sa uli na ibalik na lamang ang perang ipinambayad niya. Pero desidido raw siyang ituloy pa rin ang kaso. Article 315 po in relation to Article 316. Ang pinaka-penalty po rito, 1 taon hanggang 3 taon. Kapansin-pansin naman na sa lugar kung saan nakapwesto ang mga tindahan, may kalapit na tanggapan ng pulisya. Aminado ang mga tauhan dito na may ilang reklamo mula sa mga mamimiling natanso. Sinisikap daw nilang tugunan ang problemang ito sa abot ng kanilang makakaya. Pagka nagreklamo naman dito, sinasamahan namin. Pinapalitan din. Ngayon ang suggestion namin minsan, magreklamo na sila sa DTI. Ang sarap sanang pakinggan mga sir. Matagal na pala itong problema pero bakit mukhang hanggang ngayon marami pa rin ang nabibiktima? Katunayan, naabutan pa namin ang isang nagre-reklamong customer dahil sa peking alahas na umano'y nabili niya. 3,300 and ano? Peki po. Peki, no value. Kaya't sinamahan namin sila sa tindahan kung saan niya umano ito nabili. Pero laking gulat namin dahil ang pwestong kanyang inireklamo, tindahan na inireklamo na rin nung una kaming lumusog dito. Parang tinatawag na deja vu. Napagkasunduan na lamang na ibalik ang pera ng kawawang mamimili. Hindi lahat na makina ang totoong ginto. Minsan, nalilin lang tayo ng ating nakikita.
Kaya't huwag sana itong maging palusot ng ibang mapagsamantala. Dahil masamang humagupit ang karma sa mga negosyanteng walang konsensya. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manluloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador. Mga kapuso, ang alahas na bibilin dapat kikilatisin. Dahil minsan ang bakal o tanso nagpapanggap na ginto at may alaherang manluloko na humahalo sa lehitimong negosyo. Ready ka na ba, Rumampa? Feel na feel mo bang ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Pwes, lagyan din ang anghang ang galaw ng katawan. Achieve na achieve! Perfecte na sana! Ang tanong, tunay ba yung borloloy na nasa inyong katawan? Hack! Mahilig pumustura ang itatago natin sa pangalang Juliet. Kahit nasa loob ng bahay, kompleto ang suot niyang bling-bling sa katawan. Ikaw na! Ang mga naidudulot sa akin ng mga alas pagka bumibili ako, masaya po yung pakiramdam. Siyempre pagka may nagagamit ka, halimbawa may parties. Isang araw, tila naakit daw siya ng kinang ng isang tindahan sa lungsod ng Maynila. Yung earrings na pinesyo nila sa akin ng 6,500, binigay agad sa kalahati ng tawad ko, binigay agad ng 3,000. So nag-isip ako ngayon ng iba pa, sabi ko, bigyan nyo pa ako ng discount, sabi ko. Sabi nila, sige, 2,500. Sabi ko, 2,000. Binigay naman din kaagad. Sabi ko, mura nga dito, mura nga. Kaya naman, bili dito, bili doon, ang naging drama niya. Lahat ng sinasabi nila dun sa maalahas na pinapakita nila, 18,000 Saudi gold. Meron din ata sila pinakita sa akin na Italy naman. Merong set ng earrings, quintas, saka sing-sing, meron din bracelet. Nagkakahalaga po yun lahat ng 22,500. Pero, laking gulat ni Juliet dahil ang nabiling alahas, hindi ginto, hindi tanso, at hindi pilak. Pak! Mumurahing stainless steel pala na karaniwang material sa mga gamit pang kusina. Nasilaw rin daw sa inakalang ginto si Jenny, hindi niya rin tunay na pangalan. Pero ang minsang nangarap ng ginto, natanso. Sa pinasuri ko yung kwintas, hindi siya 18,000, hindi rin siya Saudi gold, at commercial lang siya, hindi siya standard. Meaning to say, hindi daw yun, do pwede mo siya, may value siya, pero mababa na. So hindi aabot ng kalahati ng presyo na kung bibilhin mo yung alahas na yun. Dahil sa natuklas ang panggogoyo, tinangka niyang ibalik ang nabiling alahas. Pero sa halip na ibalik ang bayad, tumanggi raw ang tindahan na ibalik ang pera niya. Patay! Hindi naman biro yung pera na ibinili mo, pinagpaguran mo yun, marami pang mauulit at marami na sigurado kami na marami na silang naloko doon. Sa sobrang bilis ng mga kamay nila at talas ng mga bibig nila kung paano sila mang engganyo ng tao, sasabihin gold yung binibenta nila pero hindi naman. Nakarating sa sumbungan ng bayan ang totoong reklamo ni na Juliet at Jenny. Sa aming pag-iimbestiga, hindi na pala bago ang reklamong ito ng dalawa. Isang dating tindera kasi ang kusang nagsiwalat sa amin ang modus ng ilang mapagsamantalang alahero at alahera sa Maynila. Minsan nakakonsensya pag alam namin na mahirap talaga yung bumibili. Ngayong muli, nasanay na po. Nasanay na? Nasanay na po kami sa trabaho doon. Maging kami, tila nasilaw sa kinang ng mga inireklamong tindahan. Dahil nang simula namin ang pagmamanman, makatululaway pala talaga ang mga alok nila sa mga mamimili. Mega sale, super sale, clearance sale. Wow! Nandito na yata lahat ng klase ng sale. Saan ka pa? Budget ng customer, mga 10,000. Tapos yung bracelet na napili ng customer, hindi kaya sa 10. Papalitan nyo ng mas magaan yung kaya sa 10. Yung mas tutubo pa ng mas malaki. Kapansin-pansing maraming suki ang nawiwili. Mabenta-mabenta, anumang uri ng kanilang paninda. Yung nabili nilang commercial, nalaman nila na hindi nasasangla.
ibabalik nila yun. Ang ginagawa po namin, pero ang humara po yung boss namin, ginagawa nila ano, isa-swap nila sa 18K. Kung magkano yung bili nila doon sa commercial, yun yung ililess nila sa standard. Pero yung price ng standard, doble po. Pinasok na nga ng asset ang isa sa mga inireklamong pwesto. Kung gusto mo lalawa naman, 5,000 plus, yes, lalawa. Pag isa doon hindi. ₱2,000 nakabili umano ng hikawang asset na may 18 karat 2-tone gold o magkahalong elemento ng dilaw at puting uri ng ginto. Sosyal! Sinubukan namin itong 100 para subukin kung tunay ang nabili naming gintong hikaw. Tulad ng inaasahan, pati kami natangso. Pak! Lalo itong bumaba, ang halahas ay nagkakahalaga lamang ng 800 ang value at 14K lang ito. Sa isa pang hiwalay na pagsusuri, malinaw na huwag ang iba pang alahas na ibinibenta sa mga inirereklamong pwesto. Ito, tingin ko dito. Ito yung D-ring. Testing din natin. Oh. Yan. Itatabi natin yung sample na tunay na ginto. Ayan. Ngayon, i-close up mo ngayon kung anong mangyayari. Pag pinataka natin ang aksido, nakita mo yung isa? Wala. Naglahon parang bula. But the 14K stays, yung isa mo, nawala. Ang stainless steel yan, steel yan bakal na hindi kinakalawang, di ba? Ganun lang naman yan eh. Pero yung iba talaga yung white gold. Ang white gold, ginto yan eh. At napakamahal ng halaga. 1,800 pesos per gram ng gold yan. Ang stainless, baka 30 pesos ang kilo. At sa kabila ng mura nitong presyo, wala umano itong halaga na tulad ng pinapangarap na ginto. Oh, Diyos ko! Ang reklamo ni na Juliet at Jenny formal na isinampa sa tanggapan ng Manila Police District o MPD. Meron tayong kaukulang batas yan. Ang ibig ko sabihin sa kaukulang batas, panloloko. Ang tawag sa English, swindling. Ang tawag sa Espanyol, estafa. Isang entrapment operation ang pinagplanuan ng grupo. Pagkabili, huhulihin. 2 tauhan ng pulisya ang magsisilbing mata bago isagawa ang paglusob sa target area. Susunod, mga alahero at alahera, sabit sa malaking problema. Ang problema ng illegal... Sa gitna ng mga lehitimong negosyo ng mga alahas sa Binondo, may nakikihalong manggagansyo, pero bilang na ang mga araw nito. Nagsampa ng formal na reklamo ang mga umano'y biktima ng panloloko ng ilang alahero at alahera sa lungsod ng Maynila. Kaya't ang mga otoridad magsasagawa ng entrapment operation para mahuli sa akto ang ilang inirereklamo. Unang pumasok sa target area ang mga police asset ng Manila Police District o MPD. Kasama kaming nakiusyoso sa mga presyo ng alahas na ibinebenta rito. Sa unang pwesto, positibong nakabili ang kasama naming asset ng Manoy Sing Sing na ginto. Ang nagtitinda rito, pinigyan pa kami ng resibo. Mamahaling hikaw naman ang sunod naming nabili sa sunod na pwesto. At sa isa pang tindahan, kwintas at pulseras naman ang nabili ng aming kasamahan. Pero ang hindi alam ng mga alahero at alahera, kaharap na nila ang mga operatiba. Kaya't matapos makabili ng mga umano'y mamahaling ginto, go for gold! Saka naman sumugod ang isa pang grupo ng mga operatiba kasama ang investigador. Sama ka lang ng dami. Oo, sa nagay na. Alam ko yung ibig sabihin.
nang balikan namin ang mga pwestong aming napagbilhan. Todo depensa ang mga tauhan ng iba't ibang tindahan. Polis kami, peke binibenta nyo. Peke yan binibenta nyo. Ayan ho. Pakitan yan, sandali lang. Huwag kang ano dyan, ha? Hindi po rin kailangan ka. Peke mo na, tawag mo na po. Magreklamo ka kung gusto mo. Nagluluwa ko kayo ng mga tao. Sige na. Sige, polis mo. Dahil daw hindi kagad nakipagtulungan sa mga otoridad ang mga inimbitahan sa kanilang tanggapan, kaya inapilitan ng mga operatibang kusasan ang ilang sa kanila. Binalik ka naman ang isa sa mga nagre-reklamong si Juliet, ang tindahang nagbenta o manus- Dahil sa reklamo, kasamang inimbitahan ang may-ari ng nasabing pwesto. May tao dyan, iwanan namin tao dyan. Pati ang tindahang nagbenta raw kay Jenny, hindi nakaligtahan bisitahin. May reklamo sa inyo yung customer nyo, ha? Iniimbitahan mo kayo sa opisina namin, mga polis kami, ha? Matatandaang tumanggi raw ang mga tauhan ito, ibalik ang perang ibinayad niya. Reyes, pati ang iba pang pwesto sa lugar, hindi pinalagpas ng mga operatiba. Take to take. Take. Sabi mo, white gold, tsaka yellow gold. Ha, Saudi? Ha? Stainless steel to. Stainless steel. Ha? Inimbitahan ng mga sangkot tumano sa pagbibenta ng huwag na alahat sa tanggapan ng pulisya. Sa tanggapan ng General Assignment Section o GAS, idiniretso ang mga inimbitahang tindera. Karamihan daw sa kanila, hindi marunong magsalita ng wikang Pilipino. Alam nila mag-Tagalog, sa nasasabi nga nila, suki tayo ate, 18 karat Saudi gold standard, pero binibenta mo commercial sa tubog. Alam niya, you know how to speak English, di ba? You know how to speak Tagalog, kaya lang kaya mo lang ang meaning. Pero nanatiling tikomang kanilang bibig at hindi na nagbigay ng anumang pahayag. Sa isang banda naman, nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap sina Jenny at ang may-ari ng tindahan kanyang inireklamo. Mabilis yung mga kamay, sobrang bilis. Pinagpapalit nila yung mga items. Sasabihin yun yun. Kasi nakalagay na yung pendant dun eh. Pero hindi yun. Actually, hindi yun yun. Napagkasunduan sa uli na ibalik na lamang ang perang ipinambayad niya. Pero desidido raw siyang ituloy pa rin ang kaso. Article 315 po in relation to Article 316. Ang pinaka-penalty po rito, 1 taon hanggang 3 taon. Kapansin-pansin naman na sa lugar kung saan nakapwesto ang mga tindahan, may kalapit na tanggapan ng pulisya. Aminado ang mga tauhan dito na may ilang reklamo mula sa mga mamimiling natanso. Sinisikap daw nilang tugunan ang problema ito sa abot ng kanilang makakaya. Pagka nagreklamo naman dito, sinasamahan namin. Pinapalitan din. Ngayon ang sa suggestion namin minsan, magreklamo na sila sa DTI. Ang sarap sanang pakinggan mga sir. Matagal na pala itong problema pero bakit mukhang hanggang ngayon marami pa rin ang nabibiktima? Katunayan na abutan pa namin ang isang nagre-reklamong customer dahil sa peking alahas na umano'y nabili niya. 3,300 and ano? Peke po. Peke, no value. Kaya't sinamahan namin sila sa tindahan kung saan niya umano ito nabili. Pero laking gulat namin dahil ang pwestong kanyang inireklamo, tindahan na inireklamo na rin nung una kaming lumusog dito. Parang tinatawag na deja vu. Napagkasunduan na lamang na ibalik ang pera ng kawawang mamimili. Hindi lahat na makina ang totoong ginto. Minsan, nalilin lang tayo ng ating nakikita. Kaya't huwag sana itong maging palusot ng ibang mapagsamantala.
dahil masamang humagupit ang karma sa mga negosyanteng walang konsensya. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyong, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manluloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez, at ito ang investigador. Mga kapuso, ang alahas na bibilin dapat kikilatisin. Dahil minsan ang bakal o tanso nagpapanggap na ginto at may alaherang manluloko na humahalo sa lehitimong negosyo. Ready ka na ba, Rumampa? Feel na feel mo bang ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Pwes, lagyan din ang anghang ang galaw ng katawan. Achieve na achieve! Perfecte na sana! Ang tanong, tunay ba yung borloloy na nasa inyong katawan? Pak! Mahilig pumustura ang itatago natin sa pangalang Juliet. Kahit nasa loob ng bahay, kompleto ang suot niyang bling-bling sa katawan. Ikaw na! Ang mga naidudulot sa akin ng mga alas pagka bumibili ako, masaya po yung... sa lungsod ng Maynila. Yung earrings na pre-nation nila sa akin ay 6,500. Discount, sabi ko. Sabi nila, sige, 2,500. Sabi ko, 2,000. Binigay naman din kaagad. Sabi ko, mura nga dito, mura nga. Kaya naman, bili dito, bili doon, ang naging drama niya. Lahat ng sinasabi nila dun sa maalahas na pinapakita nila, 18,000 Saudi gold. Meron din ata sila pinakita sa akin na Italy naman. Merong set ng earrings, quintas, saka sing-sing. Meron din bracelet. Nagkakahalaga po yun lahat ng 22,500. Pero laking gulat ni Juliet dahil ang nabiling alahas, hindi ginto, hindi tanso, at hindi pilak. Pak! Mumurahing stainless steel pala na karaniwang material sa mga gamit pang kusina. Nasilaw rin daw sa inakalang ginto si Jenny, hindi niya rin tunay na pangalan. Pero ang minsang nangarap ng ginto, natanso. Sa pinasuri ko yung kwintas, hindi siya 18,000, hindi rin siya Saudi gold, at commercial lang siya, hindi siya standard. Meaning to say, hindi daw yun, do pwede mo siya, may value siya, pero mababa na. So hindi aabot ng kalahati ng presyo na kung bibilhin mo yung alahas na yun. Dahil sa natuklas ang panggogoyo, tinangka niyang ibalik ang nabiling alahas. Pero sa halip na ibalik ang bayad, tumanggiraw ang tindahan na ibalik ang pera niya. Patay! Hindi naman biro yung pera na ibinili mo, pinagpaguran mo yun, marami pang mauulit at marami na sigurado kami na marami na silang naloko doon. Sa sobrang bilis ng mga kamay nila at talas ng mga bibig nila kung paano sila mang engganyo ng tao, sasabihin gold yung binibenta nila pero hindi naman. Nakarating sa sumbungan ng bayan ang totoong reklamo ni na Juliet at Jenny. Sa aming pag-iimbestiga, hindi na pala bago ang reklamong ito ng dalawa. Isang dating tindera kasi ang pusang nagsiwalat sa amin ang modus ng ilang mapagsamantalang alahero at alahera sa Maynila. Minsan nakakonsensya pag alam namin na mahirap talaga yung bumibili. Ngayon muli, nasanay na po. Nasanay na? Nasanay na po kami sa trabaho doon. Maging kami, tila nasilaw sa kinang ng mga inireklamong tindahan. Dahil nang simula namin ang pagmamanman, makatululaway pala talaga ang mga alok nila sa mga mamimili. Mega sale, super sale, clearance sale. Wow! Nandito na yata lahat ng klase ng sale. Saan ka pa? Budget ng customer, mga 10,000. Tapos yung bracelet na napili ng customer, hindi kaya sa 10. Papalitan nyo ng mas magaan. Yung kaya sa 10. Yung mas tutubo pa ng mas malaki. Kapansin-pansing maraming suki ang nawiwili. Mabenta-mabenta, anumang uri ng kanilang paninda. Yung nabili nilang commercial, nalaman nila na hindi nasasangla. Ibabalik nila yun. Ang ginagawa po namin,
Pero ang humarap po yung boss namin, ginagawa nila ano, isa-swap nila sa 18K. Kung magkano yung bili nila doon sa commercial, yun yung ililess nila sa standard. Pero yung price ng standard, doble po. Pinasok na ngaming asset ang isa sa mga inireklamong pwesto. Kung gusto mo, lalawa naman, 5,000 lang. Yes, lalawa. Pag isa dito. Ganun din, 2,500 mo rin yan eh. Sa tindera, ang sabi nila, dahil ito ay 3,500 daw, ito ay 18K. So, 18 karat ito. Ang karat saan lang yan? 2,000? Tanla? Sa halagang 2,000 piso nakabili umano ng hikawang asset na may 18 karat, 2-tone gold o magkahalong elemento ng dilaw at bili namin gintong hikaw tulad ng inaasahan pati kami na sa isa pang hiwalay na pagsusuri, malinaw na huwag ang iba pang alahas na ibinebenta sa mga inirereklamong pwesto. Ito, tingin ko dito. Si deep ring. Testingin din natin. Ayan. Itatabi natin yung sample na tunay na ginto. Ayan. Ngayon, i-close up mo ngayon kung anong mangyayari. Pag pinataka natin ang aksido, nakita mo yung isa? Wala. Naglahong parang bula. But the 14K stays, yung isa mo, nawala. Ang stainless steel yan. Steel yan, bakal, na hindi kinakalawang. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Pero yung iba talaga yung white gold. Ang white gold, ginto yan eh. At napakamahal ng halaga. 1,800 pesos per gram ng gold niya. Ang stainless, baka 30 pesos ang kilo. At sa kabila ng mura nitong presyo, wala umano itong halaga na tulad ng pinapangarap na ginto. Oh, Diyos ko! Ang reklamo ni na Juliet at Jenny Formal na isinampa sa tanggapan ng Manila Police District o MPD. Meron tayong kaukulang batas yan. Ang ibig ko sabihin, at may alaherang manluloko na humahalo sa lehitimong negosyo. Ready ka na ba, Rumampa? Feel na feel mo bang ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Pwes, lagyan din ng anghang ang galaw ng katawan. Achieve na achieve! Perfecte na sana! Ang tanong, tunay ba yung borloloy na nasa inyong katawan? Mahilig pumustura ang itatago natin sa pangalang Juliet. Kahit nasa loob ng bahay, kompleto ang suot niyang bling-bling sa katawan. Ikaw na! Ang mga naidudulot sa akin ng mga alas pagka bumibili ako, masaya po yung pakiramdam. Siyempre pagka may nagagamit ka, halimbawa may parties. Isang araw, tila naakit daw siya ng kinang ng isang tindahan sa lungsod ng Maynila. Yung earrings na pinesyo nila sa akin ng 6,500, binigay agad sa kalahati ng tawad ko, binigay agad ng 3,000. So nag-isip ako ngayon ng iba pa, sabi ko, bigyan nyo pa ako ng discount, sabi ko. Sabi nila, sige, 2,500, sabi ko, 2,000. Binigay naman din kaagad. Sabi ko, mura nga dito, mura nga. Kaya naman, bili dito, bili doon, ang naging drama niya. Lahat ng sinasabi nila dun sa maalahas na pinapakita nila, 18K Saudi gold. Meron din ata sila pinakita sa akin na Italy naman. Merong set ng earrings, quintas, saka sing-sing, meron din bracelet. Nagkakahalaga po yun lahat ng 22,500.
Pero laking gulat ni Juliet dahil ang nabiling alahas, hindi ginto, hindi tanso, at hindi pilak. Tak! Mumurahing stainless steel pala na karaniwang material sa mga gamit pang kusina. Nasilaw rin daw sa inakalang ginto si Jenny, hindi niya rin tunay na pangalan. Pero ang minsang nangarap ng ginto, natanso. Sa pinasuri ko yung kwintas, hindi siya 18K, hindi rin siya Saudi gold, at commercial lang siya, hindi siya standard. Meaning to say, hindi daw yun, do pwede mo siya, may value siya, pero mababa na. So hindi aabot ng kalahati ng presyo na kung bibilhin mo yung alahas na yun. Dahil sa natuklasang panggogoyo, tinangka niyang ibalik ang nabiling alahas. Pero sa halip na ibalik ang bayad, tumanggiraw ang tindahan na ibalik ang pera niya. Patay! Hindi naman biro yung pera na ibinili mo, pinagpaguran mo yun, marami pang mauulit at marami na sigurado kami na marami na silang naloko doon. Sa sobrang bilis ng mga kamay nila at talas ng mga bibig nila kung paano sila mang engganyo ng tao, sasabihin gold yung binibenta nila pero hindi naman. Nakarating sa sumbungan ng bayan ang totoong reklamo ni na Juliet at Jenny. Sa aming pag-iimbestiga, hindi na pala bago ang reklamong ito ng dalawa. Isang dating tindera kasi ang pusang nagsiwalat sa amin ang modus ng ilang mapagsamantalang alahero at alahera sa Maynila. Minsan nakakonsensya pag ano, pag alam namin na mahirap talaga yung ano, bumibili. Ngayon muli, nasanay na po. Nasanay na? Nasanay na po kami sa trabaho doon. Maging kami, tila nasilaw sa kinang ng mga inireklamong tindahan. Dahil nang simula namin ang pagmamanman, makatululaway pala talaga ang mga alok nila sa mga mamimili. Customer, mga 10,000. Tapos yung bracelet na napili ng customer, hindi kaya sa 10. Papalitan nyo ng mas magaan yung kaya sa 10. Yung mas tutubo pa ng mas malaki. Hindi nasasangla. Ibabalik nila yun. Ang ginagawa po namin, pero ang humarap po yung boss namin, ginagawa nila ano, isa-swap nila sa 18K. Kung magkano yung bili nila doon sa commercial, yun yung ililess nila sa standard. Pero yung price ng standard, doble po. Pinasok na naming asset ang isa sa mga inireklamong pwesto. Kung gusto mo, lalawa naman. 5,000 lang. Yes, lalawa. Pag isa dito. Ganun din. 2,500 mo rin yan. Sa tindera, ang sabi nila, dahil ito ay 35 daw, ito ay 18K. So, 18 karat ito. Ang karat saan lang yan? 2,000? 2,000 lang? Sa halagang 2,000 piso nakabili umano ng hikawang asset na may 18 karat, 2-tone gold o magkahalong elemento ng dilaw at puting uri ng ginto, sosyal. Sinubukan namin itong 100 para subukin kung tunay ang nabili naming gintong hikaw. Tulad ng inaasahan, pati kami natanso. Pak! Lalo itong bumaba, ang halahat ay nagkakahalaga lamang ng 800 ang value. At dito si degree testing din natin. Ayan. Itatabi natin yung sample na tunay na ginto. Ayan. Ngayon, i-close up mo ngayon kung anong mangyayari.